Okay, nandito na pala si Sir Jason. Oo nga. Ayan. Okay, good morning, good morning. Good morning mga ka-easy dito sa live at sa dito sa Zoom. Good morning po sa inyong lahat. Nandito na pang ating speaker ngayon. Ay, naka-open. Sorry, naka-open. Sorry, naka-open pala. Okay, sandali lang po, i-share lang natin sa group page. Okay, help me share the video, please. No, naka-open pala yung ano ko. Okay. Sige. Coach Mark, special message muna bago natin umpisahan. Nandito na si Sir Jason. Prayer muna, Coach. Okay, so tawagin ko si Coach Gemma for our opening prayer followed by the house rules. Please, thank you. Okay, good morning to each and everyone. Let us bow our head for the presence of God. Almighty and loving Father, Creator in heaven and earth, we praise you and adore you. You are the King of Kings. We humble ask your forgiveness for our sins. Have mercy on all, Lord. We are gathered here today for our meeting. Send us your Holy Spirit to be our guide and give us the wisdom, understand every topic that we are to discuss. Enlighten our mind and let your love be upon us. May this meeting bring success and growth to our team. We thank you, Father, for this precious time that you have given us. All this we pray through our Lord Jesus Christ, your sons, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Ayun. Amen. Okay, so good morning po sa lahat. Okay, so house rules. First, dress code formal. Second, silent your cell phone while in the training. Third, mute your audio when the speaker start and listen. Fourth, write your question in the chat box or ask after the presentation. That's all. Thank you and good morning. Thank you, Coach Michelle. Okay, Coach Mark, your floor, please. Nakamute ka, Coach Mark. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Gusto ko po muna sanang i-recognize yung mga nandito sa loob ng Zoom. Ayan, kasama po natin ngayon si Coach Janet Bizares, ang ating founder. Si Coach Catherine Gangan is a nurse from Ilagan City. Si Ma'am Cory ay taga-Ichage, teacher. Si Dina from Cordon City. Si James from Bahrain. Sir Jason Lyno ang speaker natin. Juliana sa Manila. Leonard nasa Baguio. Si Lisa nasa Jones. Si Mars nasa Bahrain. Si Walter nasa Ichage. Si Hazel Gregorio, saka si Sherwin Pilios. Ayan, good morning. Santiago City ata. Michelle, Maynila, si PJT, ang isa sa mga pinakagwapo at pinakasupportive na kasama natin. Kung sino man yung PJT na yan, idol na idol natin yan. Ayan, si Ma'am Venus Tadeha from Doha, si Ma'am Rhea from Bahrain, Tessie from Jordan, Virgie from San Jose, Nueva Ecija, and Yvette, ang aking bagong alaga from Ichage City. Yan. So, guys, itong training po na to ay technical training. So, dito po ituturo ni Sir Jason kung paano natin i-maximize yung marketing plan. Okay, so kung paano natin, paano hindi tayo mape-penalize, paano lahat ng marketing plan ay magamit natin ng tama. So, si Sir Jason ang official na magtuturo sa atin. So,
pwede po tayo mag-take down ng notes, and kung meron po kayong tanong, especially sa marketing plan, pwede po natin siyang tanungin. Okay, so tinatawagan ko si Coach Walter para introduce niya sa atin kung sino ba itong Sir Jason na ito. Dating artista daw ito eh. Tingnan nga natin. Walter, sino ba? Pasok, yes, Walter. So, yes, good morning sa ating lahat. Sa mga nasa Zoom, nasa FB Live, good morning, good morning. Ayan, so ako ang magpapakilala sa speaker ngayon. Itong speaker na to ay nakakasama ko na siya noon sa noong wala pang pandemic, nagpupunta siya sa dito sa Cagayan Valley. At itong speaker na to ay grabe, sobrang pet malu. Ayan. Sobrang galing talaga itong speaker na to. Every time na nagtutok ito, talagang talagang alam mo yung naiintindihan namin bawat sinasabi niya, and then naka-center lang yung mata namin habang nagtutok ng speaker na to. Kasi ang dami mo talagang matututunan sa speaker na to. Itong speaker na to is sobrang generous, madali siyang i-approach. And then part siya ng marketing team ng Empowered Consumerism. And itong speaker na to ay umiikot to sa iba't ibang part ng Philippines, and nagtutok din to international sa mga Zoom conference and trainings. Marami siyang tinuturuan na hindi lang mga Pilipino, iba't ibang lahi din. So napaka-bless natin dahil napagbigyan niya tayo ng kanyang schedule. And sir, yes. Huwag mong kalimutan pamangkin ni Bossing. Oo, susunod ko na. Ayan, itong speaker na to ay pamangkin ni Sir John Aspirin. Ayan, so pamangkin niya, pamangkin ng ating Vice President. Ayan, so pag tinawag ko itong speaker na to, i-welcome natin siya. Pwede na tayong pumalakpak tayo sa ating harapan ng ating camera. So, patawagin ko na, 1 million, 2 million, 3 million, at milyon-milyon palakpak kay Sir Jason Lyno. Yes! Yes! Naririnig po ba ako? Clear, sir. Clear. Yon. Good morning, everybody. Yan. Okay. So, thank you for inviting me, Sir Mark. Nakakatuwa naman sa mga intro to mga to. Nakakatuwa. Kasi, bulahan tayo sa intro. Totoo naman, sir. Totoo naman. Awesome. Wait lang, ha? Nakalimutan ko nga sabihin eh, nakuhan. Na ano? Dating model. Dating model, and kabats mo sila Derek Ramsey dati sa EBS-EBS. Not only. Plastikan na to. Galang, ha? Hindi ko mahanap yung dapat kong hanapin. Ah, maling ano pala ako, pambihira. Kaya pala. Wait a minute. Wait lang. Di mo pa nasabi na galing Lasal. Mga ganun sana yung introduction. Dami na. Kalokohan na yan. Yan. Good morning, everybody. And actually, hindi na nga ako nagpapakilala na ano ni Sir Jan eh. Tawag ito, pamangkin, hindi na kailangan banggitin mo. Ang idol dito, si PJT eh. Si PJT. Idol. And okay, well anyways, pwede mo ba pa co-host? Para makapag, ano? Yeah, nakaka-host na, sir. Ay, meron akong hindi ma-mute. Please, paki-mute yung audio nyo, please. Ma-mute. Hindi, nakano ako eh. Me lang ako. Ang host po si Miss Janet. Ay, kayo po yun. Oh, sir. Pwede nang i-share screen. Share lang. O, sige, papin na lang ako kasi ang nakikita ko po kayo eh. Pin pa. Bala, ano share. Sa bagay, okay lang. Sige. Okay na yun. Alright. Let me... Okay. Inaano ko lang po yung aking backup para nakikita ko po yung nakikita ninyo. Yan. Okay.
Sige po, mag-share na po ako, ha? Spotlight. Sorry, bago lang po. Sorry, yan po yung backup ko. Yan. Bago po ako magsimula, pa ano lang po ha, disclaimer lang po na bago po, pag may mga tanong po, mamaya na lang po, lista-lista na lang ha, or comment-comment, mamaya babalikan natin, or write it down para po later we can answer a few of your questions. Okay? I'm Regina. Yan. Okay. Tayo po yung magsisimula. Share. Prepare lang po ako mag-share. Yeah. I love you, Sir Jason. Bahala ka dyan. Wala na pong shoutout, ha? Yan. Okay, good morning again. Okay, konting disclaimer lang. Okay, ulitin ko. Hayaan nyo muna ako makapagsalita. And then type in, comment kung ano man yung mga questions. And then later, magti-TQ&A tayo. Ano yung TQ&A? Technical and question and answer portion. Okay? So, let's start. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, papakilala ko mabilis na mabilis. My name is Jason Lyno, born and raised in Pangasinan. Yan. So, kung may mga taga Pangasinan po dito, good morning po. Okay, masantos ya kabuasan. Isa kayon, amin. Yan. Mga Ilocano naman dyan, tsak maawatan. Ha? Wala dito? Nabagtit na. Joke lang. Sa mga Bisaya naman dito, ay, dili nyo ko mabaligya. Baligat niyo ako, ay patsunta ka. joke lang. Well, anyways, Jason Lyno ulit po. Nangarap po maging model pero hindi po naging model. Okay? Okay lang yon. Bakit? Kasi dito po sa Empowered Consumerism, feeling model. Pagbigyan na po. Well, anyways, I am part of the training team, okay, that trains Luzon, Visayas, and Mindanao. Pero ngayon po, nakakatuwa kasi dahil po sa pandemic, all over the world na po. All over the world na po ang training. Yan. Okay? Anyways, this is my fan page. So, if you have any questions, clarifications, suggestions na hindi po na-raise dito, okay lang po na kayo po ay mag-message po sa akin dyan. Okay? Personally. Alright? So, don't worry kasi personally din po akong sasagutin kasi ako naman po nagmamanage ng fan page ko. Alright? So, anyways, pag-usapan natin yung laging pinag-uusapan, yung frequently asked question. Yan. Number one, what is PCOPMA? Ano ba to talaga? Well, it is called a personal consumption. Okay, so yung PMA, personal consumption po yan. Ano ibig sabihin nun? Hindi kasi naiintindihan ng maraming tao that, that we are a product-based company. So, ibig sabihin, we want you guys to be the product of our own product. Okay, paano ka magiging product ng inyong sariling product kung ikaw mismo ay hindi ito nag-tip ng product? Sige nga, parang ganito. Paano mo masasabihin na masarap ang my choco na hindi mo natikman? Okay? Paano mo masasabihin na, uy, masarap yung luto ni Aling Nena sa kapitbahay? O, di ba? Pero hindi mo naman natitikman. Kaya mo ba ikwento na hindi naman nakikita sa'yo? Na healthy ka? Hindi ka naman nakikita sa'yo na proud ka? O, di ba? So, ibig sabihin, hindi ito kota. Okay? Kailangan lang maintindihan mo na you will just reach 0.334. Yan. Okay. Ano yung 0.334 na yan, Sir Jason? Okay, mamaya. Explain natin lahat yan. Okay? So, how does it work? Okay. So, ganito yan. For example, okay, May. Oh, May 1 to 31. Okay. So, ngayon po ay May. Sakto. Okay.
So katulad ko po, I am taking one box of complete in the morning and one box in the evening. Okay? So lumalabas na ako po ay nakakadalawang complete sa isang araw. Pag kinumpit niyo po yan, that's exactly two boxes of complete. Eh, good news, may points po tayo pinag-uusapan. Later, explain ko po yan. Ang isang points, isang box po, may 0.667. So, ibig sabihin, pag dalawang complete, dalawang boxes of complete, ang tinik ko o binili ko, automatic, isa personal consumption, naka-reach na ako, okay, ng 0.334. So, ganun lang kadali yun. Ibig sabihin, kailangan mo lang dalawang complete. Okay, Sir Jason, question. Kailangan ba isang complete lang? Hindi, pwedeng combinations. Basta ang usapan, eh makaabot ka ng 0.334. O pwede rin dalawang C24/7. Kasi ang isang C24/7 may 0.2. O di ba? 0.2 plus 0.2 is equals to 0.4. O di sobra-sobra ka pa. O yan, di ba? So ibig sabihin, basta ma-reach mo lang yung 0.334. Sir Jason, kailangan isang bagsakan ba? Hindi. Kaya nga, it's a combination. Kunwari, within May 1, first week ng May 1, natapos mo na yung 0.34 mo, nasa sa'yo yan. Or hanggang May 31. Okay, pero ang payo ko, wag na wag nyo po gagawin yung 0.33 ay yung PC nyo o yung personal consumption nyo, eh, inaabot pa hanggang katapusan. Tapos magkukomplete pagka umabot ng alas 12. Naku, mahirap yan. Okay, so yan lang po ang payo ko. Oh, so ano mangyayari? Lahat ngayon ng points, okay, na commission mo, okay, yung points na commission mo, pumapasok ngayon yan, okay, the next month, okay? So kung me, ngayon, ako bumili ng mga products for my personal consumption, okay, para sa June po yun, okay? So ibig sabihin, yung lahat ng points, or ano ba, lahat ng commission, okay, sa June, pasok po yan. At pagdating ng 15, July 15 of the month, okay, i-release po ngayon. Okay, ano yung i-release, Sir Jason? Unilevel, Stairstep, UPP, personal rebates. Yan, okay? Sir, di ba may daily at weekly at saka meron pa nga tayong tinatawag na within 5 minutes? Yan, okay? Hindi po rin tinatanggal yan. Yan po kasi ay yung direct referral at saka yung match sales bonus. Okay? So, ulitin ko. Pag 15 of the month, hiwalay po, nare-release po, okay, yung Unilevel, Stairstep, UPP at personal rebate. Okay? Pero pagdating sa daily, weekly, or within 5 minutes, basta meron ka ng China Trust, that is direct referral bonus 700 at mass sales bonus 1,800. Okay? So ito ngayon, question. Sir, what if ayoko o nakalimutan ko mag-PMA this month? Okay? Anong mangyayari? Okay. Next month. Okay, not this month kasi this po yung para ngayon, para next month eh, yung points. Okay, good news. Okay, no, ibig sabihin, nakalimutan mo, naku, kakalimutan ka rin. Okay, o nakakalimutan din, empowered consumerism. Yung Unilevel mo, yung Stairstep mo, yung UPP mo, yung binary points mo, yung rebates mo. O, tapos babawasan ka pa ng 5 points on your strong leg. O, diba? And Sir Jason, ibig sabihin, wala na akong kikitain sa empowered consumerism. Oops, I beg you disagree. Okay, para hindi sa mga hindi nakakaalam, with or without PC, ibig sabihin, kahit di ka bumili ng product, kahit hindi ka nag-personal consumption, pag ikaw nag-refer, bibigyan ka pa rin namin ng 700 pesos. Okay? So hindi ka pa rin lugi. Bakit? Kasi nag-refer ka lang, okay? Nagbenta ka lang ng ating product package, automatic, o di ba? Kumita ka na ng 700 pesos, o di ba? Pero syempre, kung gusto mong kumita ng malaki, eh bakit naman hindi ka bibili ng product? Bumili ka lang ng dalawang complete, counted na lahat. Ah, di ba? O ngayon, balik tayo. Sir Jason, wait lang. What if? What if lang? Eh, bago ako. Okay, ulitin ko. Bago. Hindi ako yung ad account. Okay? O yung, sorry, additional package. Okay? So, lilinawin ko po. Iba po yung member ka na, tapos bumili ka ng bagong product package sa, okay, na bago. Ibig sabihin, ngayon ka lang talaga naging part ng Empowered Consumerism Community. Okay. Ano meron, Sir Jason? Aba, sagot ng Empowered Consumerism, yung first 3 months mo. O, diba? Lebre na. Okay. Paano man nangyari? Okay, ganyan. For example, ha?
April ka nag-join sa community natin. Oh, April ha? Okay. Ganito yan, bilang ka tatlo. April, May, June. Okay. Yung tatlong buwan na yan, lahat ng points, okay, ng commission, papasok. Okay, bakit? Kasi ganito yan. Di ba nga amat before ang PC para sa this month? Okay, di ba? Amat before eh. So, yung sabihin, kung April ka nag-join, naging part, naging part of consumerism, okay, dapat nag-PC ka last month. Pero dahil hindi ka pa nga member, sinagot ng empowered consumerism yung March mo. Kaya yung April, Libra. Okay? Pagdating ng April, sagot pa rin ng empowered consumerism. Kaya pagdating ng May, lahat ng points, pasok pa sa'yo kahit hindi ka nagpa-personal consumption. Okay? Yung May, sagot pa rin ng empowered consumerism yan. For June, kaya nga tatlong buwan kakikita lahat ng points mo. Okay? Pasok. Pero pagdating ng June, okay, dito nagkakalituan. Pagdating ng June, you have to buy your PMA or you have to take your personal consumption. Gumili ka naman ng product natin kasi pang July po yun. Okay, yan. Kasi yung mga iba, nagbibilang 1, 2, 3. Uy, kumikita ng June. Yan, yan yung tinatawag kasi na minsan, okay, nagiging habit. Bakit kasi naging libre, kinalimutan. Kaya nga kung ako tatanungin, pag-join mo palang ito, i-take mo yung mga iba-ibang products. Okay? Para nasasanay ka na nag-PPMA ka every month. Okay? Pero ito, good news. Bakit? Kasi pagdating mo naman ng third month mo, okay, kunwari, April ka sumama sa Empire Consumerism, April, May, June, pagdating ng June, kapag hindi ka pa na-promote sa Silver Executive, ulitin ko, hindi ka pa na-promote sa Silver Executive, we have a one-product policy. Okay? So, ibig sabihin, isang produkto lang ng empowered consumerism hanggat hindi ka naging silver executive. Imagine mo, 3 months na, o 3 months ka na. Imagine mo, ang sinasabi lang ng empowered consumerism, pambihira ka, bumili ka man lang kahit kape. Di ba? Gusto mong umaman, pero kape mo, 3-in-1 pa rin, 3 buwan ka na, hindi ka pa rin healthy, gusto mong umaman. Ano ka? Hayop ka? Oh, joke lang, okay? Pinapatawa ko lang kayo, okay? Bakit? Kasi nga, yun yung point. You have to be the product of your own product. Imagine mo, 3 months ka sa Parkos Humanism, hindi ka malang bumili, kahit isang produk, kahit sabon man lang, o, oh, diba? So, yun po yung policy. Pero pag silver executive ka na, dapat 0.334 na. So, ibig sabihin, at least umabot ka na ng 2 complete, okay, 2 C24, yan, okay, mga combinations, basta umabot ka ng 0.334. Alright? Okay, oh, tuloy tayo. Eh, Sir Jason, ano ba yung NPP? Okay, alright. Ito po, yung NPP sa mga luma. Ulitin ko po ha, sa mga luma. Okay, natatawid, okay? So, pag meron pa po dito, okay, kung meron pa po dito, hindi naka-NPP na easy, kung gusto mo maranasan yung benefit ng pagiging easy, kailangan mo mag-easy NPP. Pero sa mga nandito na po, na easy na po yung codes nila. Okay, yung easy, tapos yung codes mo, number, blah, 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 ganyan. Dahil bago ka, okay, kasama ka na sa easy benefits. Alright? Pero, yung mga luma, okay, na gustong tumawid, okay, hindi po yung bibili ng bagong product package, yung additional product package, ha? Iba po yun, ha? Luma ka na, ha? Okay. Ano mangyayari? Aba, tatawid ngayon. Yung empowered consumerism, tatawid ngayon. Ibig sabihin, makukuha mo ngayon yung benefits mo. Okay. Anong benefit ko, Sir Jason? Aba, yung direct referral mo, yung matches bonus mo, lalaki. Kasi mararanasan mo na yung UPP. Tapos magkakaroon ka ng personal rebates. Tapos, one PC na lang, o PMA, sa buong account mo na. Okay? So, kahit na 15 product package ka, okay, o 7 ka lang, okay, it's okay. Why? Kasi isa-isang PC, counted na lahat. Diba? Tapos, yung ECR to Milink, aba, nire-relaunch yan, inaayos lang, ano natin yan, ha? Magugulat kayo dyan sa ganda niyan sa relaunching. Ah. Okay, just take note na wala pong point sa PC. Okay? Yung NPP, hindi po pwedeng gamitin pang PC mo. Alright?
Okay, ngayon pag-usapan natin yung mga points. Okay, kasi dito same group as same powered consumerism, may mga points. Ano ba yung mga points na nakikita ko diyan sa product list? Okay. Meron pong repeat binary points, may positional points at saka may commissional points. Okay. Una pag-usapan natin yung repeat binary points. Okay. Para saan ba yan? Para yan po sa easy match, okay? O kaya matching points. Okay. Ano ibig sabihin niyan? Okay. Diba, this is you. Bibigyan ka ng left sales group at right sales group. Okay. Ngayon, dito sa left, nakuha mo, mama mo. Okay. Tapos, nag-invite siya, isang kapamilya at isang kapuso. Okay. Tapos, sa right, ang asawa mo. Okay. Ngayon, may nag-match. So, automatic, may 1,800 ka. Okay. Clear po yan. Next. Ngayon, dumami po kagad itong mga to. Okay. Umabot sa 100. Pwede mangyari? Of course, yes. Ang tawag dyan, waiting. Ha? Sa Bisaya, kaduting ba? Okay? Eto ngayon. Dito, yung asawa mo, medyo tamad. Pero ikaw, may kakilala kang chismosa. Okay? O chismoso. Okay? Ngayon, itong taong ito, ay grabe, bakit? Na-invite. Okay? Ang galing, bakit? Kasi, tawag ito, spillover. Okay? Ang nakakatuwa dito sa chismosang ito, okay? Chismis ng oh, wait lang. Siyempre, may left at right pala. O, di ba? Nag-batch yan. So, additional, 1,800. Okay. Pero itong chismosang ito, hindi marunong mag-invite, pero ang galing magkwento, mag-chismis na mga product natin. Okay? May bad breath, may bad breath. Aba, toothpaste kinwentuhan. May nakitang medyo hindi sexy. Okay? Binigyan ng burn. O, di ba? Merong buntis. Complete. O, mga ganun. Talaga, ang galing magkwento. Good news. Bakit? Kasi lahat ng products, iipunin. Okay? Anong iipunin? Repeat binary points. Pag umabot yan sa 1,200 binary points, accumulative. Okay? So, ibig sabihin accumulative, hindi kahit isang tao lang. Okay? Kahit yung mga, kung may downlines man siya, o mga leaders man siya, mga business partners mo, sa buong organization mo, basta bumibili ng products, iniipon yung repeat binary points. Pag umabot lahat yan sa 1,200 binary points, good news, magmamatch. Pag may match, merong 1,800. Ah, diba? Palakpakan mo naman. Teka lang, Sir Jason, medyo nalito ako. Ibig mong sabihin, okay, pag dito, product package, dito product package may match. Yes. Sir Jason, dito product package, dito naipon ng mga repeat binary points, meron akong 1,800? Yes! Kasi may match yan. Eh, Sir Jason, wait lang. Paano kung dito puro products din? Umabot ng 1,000 repeat binary points. Tapos dito, umabot din ng 1,000 repeat binary points. Meron na naman akong 1,800? Yes! Okay? Yan, ganyan kaganda ang empowered consumerism. Kaya yung mga iba akala, pag wala nang pumasok, okay, yung tinatawag nila na-saturate na. Pero there's no such thing. Para sa akin, hindi masasaturate yan. Okay, ibig sabihin, pag tumigil, wala na akong kita? Hindi. Okay, we are a product-based company. Ibig sabihin, pag may produkto, okay, kahit walang tao na pumapasok sa'yo na bago, pero yung mga users mo, bumibili pa rin, nagbebenta ng mga products, pwede ko pa rin kumita sa matches bonus. O, oh, diba? Palakpakan nyo naman. Puso-puso naman dyan. Alright, tuloy tayo. Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano naman, technically, yung Unilevel kita. Paano ba talaga kikita nyan sa Unilevel, sa personal rebate, sa stair step, sa UPP, sa flowback points. Yan. Paano ba? Okay. Una, pag-usapan natin, okay, yung points, the commissional points. Okay. Saan daw yan? Sa overriding commission. Okay, so ganito, Unilevel. Okay, paano kumita? Okay, for example, katulad yan, yung first, okay, yung level mo, first level mo, most often than not, normally, okay, ikaw ang nag-invite yan. Okay, so ibig sabihin, ikaw ang direct referral yan. Okay, good news, bakit? Pag bumili yan ng isang complete, meron kagad na tinatawag na 5% commission sa first to 10th level mo. Pero may dagdag yan na plus sa direct referral mo. Kung direct mo siya. And normally, okay, yung first level, direct mo. So, sample, bumili siya ng isang complete. Magkano ngayon ang pwede mong kitain? That's 10%. Okay, bakit? Kasi 5 plus 5, okay, percent is 10% times 220 commissional points. Okay? Ibig sabihin, kumita ka ng
22 pesos. Okay? So, dyan po tayo medyo nagkakalituan. Okay? Bakit? Kasi hindi po tayo based sa DP or SRP. Okay? Again, paano yung second level mo to 10th level mo? Imagine this, ha? Sabihin na lang natin. For example, bumili sila ng complete. Complete na lang. Okay? Isa lang. Tagi-isa. Yung second level mo to 10th level mo. Okay? That's 5% commissional points. Oh. Magkano pwede makitain? That's 1,022 boxes of complete. Times 5%. Times 220 commissional points. Magkano kayo kinita mo? That's 11,242 pesos. Wala ka pang ginagawa niyan. Sila lang ang nagtitake ng products. Wala pa silang binibenta. Okay? Isang complete lang. Eh, paano kung bumili pa? Okay? Paano ba nagbenta pa? Paano kung nagustuhan ito ibang products? Okay? Mas malaki pa ang pwede mo kitain dyan. O, di ba? Puso-puso naman dyan. Okay? Comment-comment naman dyan. Sabi mo, power! Grabe! O, di ba? I love easy! Alright. Okay. Teka lang, Sir Jason. Wait a minute, kaping mainit. Okay? What if hindi bumili yung 8, yung 9, yung 10? Eh, di lugi ako. Okay? Kasi hindi naman lahat yan bibili. Totoo. I agree with you. Okay? Pero hindi ka lugi. Bakit? Kasi dito may dynamic compression. Ano yung dynamic compression? Pag merong hindi bumili sa 8, sa 9, sa 10, sa 11, ay sorry, sa 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 11, hanggang 10, relax ka lang. Bakit? Kasi yung 11, yung 12, yung 13, yung 14, yung 15, hahanapin ng computer o ng system kung sino ang bumibili, iaangat niya at babayaran ka pa rin ni Empowered Consumerism. O, diba? Grabe yan. I love easy. Easy business. O, diba? Alright. Ngayon, pag-usapan naman natin yung tinatawag sa stair step. Okay. Dito sa stair step, paliliwanag ko lang po, doon sa unilevel, okay, basta may bumili ka ng mga business partners under your organization, automatic, may kita ka doon. Basta naka PC at PMA. Okay, PC or PMA. Okay. Dito, sa stair step, okay, magkakaroon ka rin, okay, dito rin ibibase yung personal rebate mo. Okay? Pero dito, kailangan mo mag-ipon muna ng positional points. Okay? Para yung positional points mo, maipon mo ng 10 points, mapopromote ka sa Silver Executive, additional 10%. Bakit additional? Kasi hiwalay, okay, ulitin ko, hiwalay yung kinita mo sa unilevel, dadagdagan sa stair step, kung meron ka ng position. Okay? So, pag umabot ka ng 100 points, maging Gold Executive ka, additional 20%. Pag ikaw umabot sa 1,000 points, maging Global Ambassador ka, additional 30% income. Okay? So, ibig sabihin, dumadagdag ang kita mo pag may tumataas ang position mo. O, diba? Palakpakan nyo naman yan. O, diba? Power, I love, easy. O, diba? O, pero ito, take note, guys, ha? Yung points, yung 10 points, yung 100 points, at yung 1,000 points, hindi mo paghihirapan na mag-isa yan. Baka akala mo, ay, parang, ano, SM Advantage yan. Robinson's Reward. Bakit? Ang hirap mag-ipon ng points. Okay, bakit? Kasi yung points ko, hindi ko mapasa sa pinsan ko, sa kamag-anak ko, hindi po. Okay, dyan yan sa SM or sa Robinson's Reward. Pero dito sa Empowered Consumerism, basta nasa sa organization mo, aba, itong masarap dyan. Okay, pag may bumibili sa kanila ng mga products, kahit hindi mo nakilala, kahit ang ibang bansa pa, pumapasok sa'yo yung points. O, diba? So, ibig sabihin, okay, yung 10, yung 100, 1,000 points, hindi mo paghihirapan mag-isa. Paghihirapan ng buong organization mo. Diba? Palakpakan naman yan. Okay. Pero take note, eto na naman. Sa kitaan, okay, sa uni level, okay, ulitin ko, sa uni level, left at right lang. Okay. Pero sa stair step, okay, pag ikaw may direct, okay, kunwari, napuno na. Okay, left at right ka lang. Ngayon, nag-spill over ka. E nailagay mo na sa 100th generation o 20th generation. Okay, so sa unilevel, wala na kasi hanggang 1 to 10 lang eh. Okay, not unless mag-dynamic compression. Pero, dito sa stair step, kahit nilagay mo siya sa pinakailalim, kahit 100th generation mo pa yan, dahil, okay, ulitin ko, dahil siya ay direct mo, pag bumili yan ng kahit anong product, meron at meron ka pa rin sa kanya.
So, ibig sabihin, kung silver ka, siya ay distributor, meron ka pa rin 10%. Kung global ang masa, 30%. Ganun kalaki. So, ibig sabihin, the more directs you have, the more na bumibili siya ng products, the more ang kita mo. O, diba? Pulak-pakan mo naman yan. Diba? O, ito pa. Hindi pa tayo tapos. Paano yung kitaan dito? O, kunwari, na-promote ka na sa silver executive. Silver executive ka na. Ngayon, meron ka ngayon mga distributors under you na bumili ng mga C24/7. Kunwari, may 2, may 30, may 5, may 6, may 100. Okay? Umabot ngayon, kunwari, ng 100 lang. Okay? Ang cumulative. Okay, cumulative. Alright? So, that's 100 boxes of C24/7. Okay? Times 10%. Bakit? Kasi silver ka. Times 250 commissional points. Okay? So, magkano ka? Dahil SE ka, that is 2,500. Pag ikaw, naging gold executive, palitan mo lang yung 10%, same scenario, 5,000 pesos ka. Sir Jason, paano ko pag global ambassador ako? E di palitan mo lang yung 10% ng 30%, same scenario, meron kang 7,500. Pulok-pokan nyo naman. O, diba? Kumita ka na kanina sa UN11, kikita ka pa sa stair-step. Etong di alam ng maraming tao na naman. O, diba? Ano na naman yan, Sir Jason? Okay. Eto, ha? Papaliwanag ko sa iyo. Bawat package. Okay, ulitin ko, ha? Bawat package. O, ulitin ko. Bawat package. Okay? Product package, pag yan ay direct mo, may referral ka na 700. Pag yan nag-pairing, may 1-8 ka. Pero pag nag-stair-step ka, ibig sabihin, nagkaroon ka na ng position, aba, ha-hay! Hindi nyo lang alam. Yung iba. Pero yung iba, alam na. Okay? May kita ka pa dyan kasi may commission pa na dagdag sa stair-step. Okay? Paano yun, Sir Jason? Medyo nalito ako. O, parang hindi ka malito. Parang ganito, ha? Nag-direct ka, SE ka na, silver executive ka na. Nag-direct ka. Yung direct mo, nag-direct din. So, ibig sabihin, nakabili ng product package. Okay. Dahil SE ka, may 30 pesos ka na dagdag. Hiwalay yung pairing. Okay? Yung match. Yung easy match. Okay? So, ngayon, nag-direct siya. So, nag-product package, 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos, 30 pesos, 30 pesos, 30 pesos, 30 pesos. Hi, 30 pesos yan. Okay, dahil silver executive ka. Pag ikaw naging GE, gagawin natin 20%, 60 pesos ka kada package. Pag ikaw naging global ambassador, 30%. So, ibig sabihin 90 pesos kada product package na yan. Palakpakan naman yan. I love easy. Dahil easy ang business. O, diba? Alright. Okay. O, sample, ha? Sample scenario. Sample lang tayo. Okay. Meron kang 5 direct. Okay. So, regardless kung anong mga position yan sa genealogy mo. Okay. Bakit? Kasi pinag-uusapan natin stair-step. Sa stair-step, basta direct mo, sila ang first level mo. Okay. Eh, ang nangyayari, nagpapasok kada araw na lang. Kunwari na lang, kada araw, isang product package ang pumapasok kada araw. Okay. Isa lang, ha? Okay. Kung ikaw ay global ambassador, that's 90 pesos per package. Okay? Oh. And 5 product package yan kada araw. So, ibig sabihin, 450 ka isang araw. So, ibig sabihin, magkano yan? Sa isang buwan. That's 13,500. Extra income mo sa package pa lang yan. O, diba? Easy business. Ang maganda rito, infinite. Ano ibig sabihin ng infinite? Hanggang dulo. Okay? Papasok sa'yo. Alright? Ito maganda. No flash out. Ano ibig sabihin ng no flash out? Diba, Sir Jason, may flash out tayo? Diba? May maximum cycle tayo na 8 sa umaga, 8 sa gabi. Okay? Pwede rin maging, ano yan, 10-10 sa umaga. Depende yan. Pag nakapag personal 2 points ka na. Or, kung ikaw ay tumawid na doon sa dating account mo, tumawid ka ngayon doon sa EC, okay? Yung nag-NPP EC, automatic 10-10. Tapos pwede pa yung mag 12-12, di ba? Alright? So, ano ibig sabihin doon? Walang flash out. Kasi pinag-uusapan natin doon sa matching. Sa matching, meron ka talagang yung itong safety net. Pero dito, sinample ko lang tag-isa. E paano kung nag-15 product package? Nag-15 to, nag-15, 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 nag-7, 7, 7, 7, 7.
Doon, nag-max out ka na sa pairing, pero dito, bayad ka pa rin ng empowered consumerism. O, diba? Palakpakan mo naman yan. No strong, no weak. Okay? Ang sabi ng no strong, no weak, Sir Jason. Okay. Isa lang ibig sabihin yan. Basta under your organization, regardless kung saan pa nang galing, pasok ang commission mo sa stair step when it comes to your packages. O, diba? O, diba? Maganda o magandang maganda? Malupit o malupit na malupit? Okay. So, ngayon, last but not the least, yung tinatawag na, okay, positionless position. Okay. Ano yung positionless position? Kunwari, ako ay gold executive. Okay? Meron akong direct, okay, na naging na-promote as silver executive. Okay? Ang mangyayari dyan, okay, 20% na ako dapat eh, kasi gold executive ako. Pero dahil silver siya, 20 minus 10, magiging 10% na lang ako. Ngayon, pag na-promote yan, okay, dumating yung time, naging pantay kami. Okay, naging gold executive ako, gold executive siya, zero. Diba? Okay, zero ngayon. Pero dahil hindi marunong magbilang, ang empowered consumerism, okay, at ayaw niya, malugi ka, siya, empowered consumerism, ayaw malugi ka. Kaya po na-invento o ginawa yung prime. Okay? So again, yung silver executive, yung gold executive, yung global ambassador, yan po ay lifetime achievement. Ibig sabihin, darating at darating yung time, umakit yan, walang demotion yan, hindi bumababa yan. Pero yung prime, okay, ulitin ko, yung prime, okay, yung prime po ay monthly goals. Okay, ibig sabihin, monthly achievement yan. Okay? So, bakit? Paano? Okay, ganito yan. Pag silver executive ka na, di ba normally, 10 points. Hindi pala normally. Talagang 10 points yung dating mo. Okay. So, ngayon, titignan lang ng computer saan galing yung 10 points mo. Okay? Kasi sabi nila, kailangan balance. Okay? Eh, ang part ko consumerism, hindi marunong balance. Ang balance, di ba, 50-50? Pero dito, sabi niya, 90-10, okay na. Okay? So, yung sabi, kung 50-50, mas maganda, mas balance. 60-40, good pa rin yan. Good yung network mo, yung organizations mo. Okay? Organization mo. Okay. Pag ikaw umabot ng 70-30. Okay pa rin yan. 80-20, okay pa rin yan. Pinaka-list na yung 90-10. Okay. Ano yun? O, parang ganito, di ba? First time, naging silver ka. Okay. So, hanapin ng computer, saan galing yung 10 points mo? Okay. So, dito, nag 9 points. Kunwari, yung second group mo, nag 1 point. Okay. So, ibig sabihin, at least na-reach mo na. Kasi 90%, okay, 9 points, what is 10% of 9 points, okay, what is the, yung 10%, 10 points, okay, 90% is 9, okay, and then 1. Tapos na, okay na, okay. So ngayon, after, okay, ito yung nalilito, kasi nga, isang buwan, titignan, after next month, okay, after, nag-SE prime ka na. Ngayon, next month, titignan ulit kung mag-SE prime ka ulit. Okay. Paano yan? Paano ba maging SE prime ulit? Okay. Or gusto mo, kunwari, hindi ka naging SE prime last month. Gusto mo this month. Okay. Titignan ngayon ng computer kung sino yung strongest. Ibig sabihin, kung sino yung nagpo-produce ng malaking points yung bumibili. Okay. So, kunwari, si A yan. Okay. Si A, okay, nag 30 points. Aba, medyo malaki. Okay. Pero ngayon, ito, okay, yung isang grupo mo, abot nag 2 points. Eh, isang buwan yan eh. Okay? So, ibig sabihin, nakakreate ka na ng mga bagong directs mo. Di ba? Dapat naman, monthly o weekly, nagde-direct ka. So, ibig sabihin, nakagawa ka ng bago mong direct. Okay. Next month, okay, yung next month na, kunwari ha, nakaproduce din siya ng 1 point. Oh, eh, di ba? 30 points yung pinakamalaki. 2 plus 1, 3. O, di na-reach mo na yung 10%. O, di tapos na usapan. Ganun lang kadali yun. Okay? Anong mangyayari sa account ko, Sir Jason? Yung mga kaparehas mo na silver executive, ulitin ko ha, yung mga kaparehas mo na silver executive, yung kaparehas mo lang, okay, regardless kung prime sila o hindi, dahil zero na dapat, bibigyan ka pa ng 3%. Okay? Sa lahat ng
commissions na mga points na papasok sa kanya, mga binibiling products, okay? So one level 1 to level 2, oh, 'di ba? Ganun kaganda 'yon, okay? So ngayon, good executive, same rule apply. First time mo nakakuha 100 points, titingnan saan galing 100 points. Nag 90-10, at least eh kung 50-50, good. Kung 70-30, very good. Okay, titingnan lang basta balance. Titingnan yung pinakamalaki. Okay. Ngayon, next month. Okay, next month ang pinag-uusapan. Nag 80. Okay. Nag 2 points. Okay, eh nakaka-create ka ng new lines. Okay, next month na 'no pinag-uusapan, ha. Itong nag-isa, nag 1 point. Okay, yung isa nag 2 points. Okay. Eh, yun lang ang na-produce. Pag tinignan mo, yung 10%, hindi nag-reach. Kasi nga, 80 eh. Ang 10% ng 80 is 8 points. Eh, 1 plus 2 plus 2 is 5. Pero tignan mo, may nakalagay na or. So, ibig sabihin ng or, okay, 10% or 5 points, which is lower. Okay? So, pinagbigyan ka pa ng empowered consumerism. Okay? So, ibig sabihin, kung meron kang super strong, Kunwari lang. Okay? Hypothetically lang. Okay? For discussion purposes lang. Downline ko, kunwari, direct ko si Joseph Lim. Eh, ilan ang pinuproduce na points niyan? Oh, eh, ibig sabihin, habulin ko yung 10 points. Ay, yung 10%. Ang hirap nun. Pero sabi, okay lang. Basta may direct ka pa na ibang grupo na makareach ng 5 points, add mo na sila, okay na yun. Basta makapag 5 points ka, okay na. Ganun lang yun. Okay? So, which is lower? Okay? Ano mangyayari? Yung gold executive na parehas ko, okay, ulitin ko ha, yung kaparehas ko lang, okay, na gold executive, meron ako ngayong additional 5% income. Kasi nga, pag gold executive, zero eh. Diba? Zero. Pero good news, 5% pa rin on 1 to 2 levels. Okay? So, kikita pa rin ako. Instead na, 0. Pero kung ako ay good executive at yung direct ko na grupo niya ay bagong pa lang, distributor pa rin, hindi 5%. Bakit? Kasi good executive ako eh. So, pag good executive ako, 20% ang kita ko doon. So, ibig sabihin, ginawa lang yung prime para sa kaparehas mo. Okay? So, mamaya, explain ko pa kung saan mo pa magagamit yung pagiging prime mo. Pero dito, yung same network, same position, madadagdagan instead of zero. Okay? Ngayon, pag global ambassador ka na, okay? Good news, sa global ambassador, ano ka na? Pag global ambassador ka, sa lahat ng global ambassador na kaparehas mo na rank, okay? Meron ka na kagad automatic na 2%. Okay? Sa lahat na GA directs mo. Hanggang 5th level. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. May 2% ka na kagad doon. Okay? So, ngayon, let's go to the new. Okay? Ito yung UPP. Medyo naguguluhan ng ibang tao dito. Sa UPP po, okay, bibigyan ka lang ng extra income. Okay? From 1 to 10. Okay? Ibig sabihin, yung first level mo to 10th level mo, parang yung kanina, yun yung level, di ba? Okay? Kumita ka na. Dito, dadagdagan na naman sa UPP po, sa Uni Pay Plan. So, ibig sabihin, kunwari, bumili na ng C24/7, isa lang. Sa first 1 to 3 levels mo, automatic kumita ka na ng 8750. Dun sa 4 to 8 level mo, aba, kumita ka na kagad ng 4%. So, 2,480 na. O, diba? Tapos, doon sa 9 to 10th level mo, aba, meron ka na naman additional 5,760. So, total of 8,327.50. Polakpakan nyo naman yan. Pero good news! Bakit, Sir Jason? Nakakilig naman yan. Bakit? Kasi ito ang pinakamaganda dyan. Again, sa unilevel, left at right. Pag nag-spill over ka, lumagpas na sa first to 10th level mo, hindi dynamic compression, wala ka ng kita. Pero dito po sa UPP, kahit ni-spill over mo pa sa pinakailalim, basta ikaw ang direct, good news. Bakit? Ikaw ang may karapatan from 1 to 10 na UPP niyan. So, ibig sabihin, kung may 4 na grupo ka at lahat sila bumibili ng tag-iisang C24/7 lang. So, ibig sabihin, meron ka ng 8,327 times 4 groups. So, that's almost how much? That's almost 45,000 na kagad yan. O, diba? Extra income na kagad yan. O, diba? 40,000 pala. Almost 40,000 na yan. O, diba? Palakpakan mo na yan.
nakakabaliw, 'di ba? Dili pa tayo tapos. Uy, bakit? Okay, 'di ba sabi ko kanina, pag ikaw nag-prime, okay? Regardless, okay? Kapag ka non-prime ka kasi, ibig sabihin hindi ka prime, basta bago ka sa EC, meron kang Unilevel, meron kang UPP. Pag umangat ang position mo, magkakadagdag ka ng stair-step. Pero pag nag-prime ka pa, itong malupit, yung UPP mo, imbis na 1 to 10 lang, hahaba pa from 11 to 20th generation. So, ibig sabihin, hahaba pa yung kita mo. Tapos, lumalaki pa yung kita mo kasi 3%, 4%, and 5%. Palakpakan mo naman yan. Nakakabaliw, di ba? Okay? Last but not the least, yung flowback points, hindi inaalis yan. Ano ibig sabihin yan, Sir Jason? For example, diba, nag-PPC ka? Okay. Nagpa-personal consumption ka, kailangan mo umabot ng 0.334. Okay. Sa'yo pa lang yun. Ako, nagpo 0.334 ako. Sa dalawang complete pa lang. Eto ang maganda. What if dinalawa ko, dinoble ko yung PC ko? Instead na dalawang box of complete, kunwari lang, ginawa mo, o kung ikaw ay C24/7, ginawa mo apat na boxes of C24/7. Dalawa sa'yo, dalawa sa partner mo, sa misis mo, sa asawa mo. Yan ang gamitin natin sa misis. Taba? Bakit? Alam mo na may ko lang ang healthy. Damay mo naman yung asawa mo. Alam niya ka. Diyan lang, okay? O, anong mangyari sa'yo? Additional 20% income. Saan? Sa Unilevel, sa Stairstep, at sa UPP. Paano nangyari yun, Sir Jason? O, di ba kanina, ang computation natin, ang sample computation natin, kumita ka ng 11,000. Nagdoble ka lang, apat lang na C24, dinagdagan ka ngayon ng 20% income. 13,000 na imbis na 11. Yung UPP, ay yung stair step mo, dahil global ambassador ka kanina, 7,500, 20% addition, 9,000 na. Yung UPP mo, na kada grupo, na 8,300, dahil may dagdag ka na 20%, nagiging 99 na kada grupo. Diba? Pag lahat sila yung mabibili ng isang C24/7 pa lang yun. Diba? Oh. Next, pag ikaw naging nag-double PC, instead na 13,500 yung kita mo supposedly, doon kapag i-global ambassador ka na, okay? Sa bawat EC package, okay? Meron ka na instead of 13,500, 16,200 na. Etong malupit. Paano kung nag-triple ka pa? Ano yung triple? Imbis na dalawa, ginawa mong anim na boxes of C24. Anim na complete. Okay? Ano mangyayari sa akin, Sir Jason? Additional 30% income. So, yung Unilevel mo, imbes na 11, naging 14, yung stair step, naging 9.7, yung UPP kada grupo, naging 10.8 na, yung global pack mo na stair step packages, 13, naging 17,500 na. O, di ba? Palakpakan nyo naman yan. Grabe naman ang kitaan to. O, di ba? O, ano gagawin sa anim na boxes of C24/7, Sir Jason? O, dalawa sa'yo. Dalawa sa partner mo. O, eh kung may nanay, tatay ka, aba, ayaw mo, bigyan na, maging healthy. O, eh kung may bienan ka, edi bigyan mo. O, ba? Maraming pwedeng gawin sa products. Okay? O, pero, imagine mo, may balik. Ah, nag-blessing ka na. Ibig sabihin, nag-bless ka na ng tao, naging healthy na, kumikita ka pa. Yun ang tutama. O, diba? Palakpakan nyo naman yan. Okay? So, ngayon, eto na. Dito kayo mababaling. Pwedeng-pwedeng kumita sa pamamagitan ng personal consumption lang. Excuse me, sorry ha. Okay, nauhaw lang. Bakit? Malupit to. Okay. Ulitin ko ha. Bibigyan kita ng isang sistema, okay? Okay, na pwede. Gusto ko lang ipakita sa iyo yung tinatawag na power ng personal consumption. Okay? So, medyo kasi yung iba hindi na appreciate yung Unilevel, yung stair step, yung UPP, okay? Or yung pagiging prime kasi hindi na intindihan. Okay? Lalo na yung personal consumption na pwede pa lang kumita. Kaya medyo baliw sa tayo. Yung maraming traditional networkers or traditional na dito sa business natin, eh yung mindset nandun sa pairing, okay, sa match-match. Hindi ko sinasabing mali, please don't get me wrong. Okay? Sinasabi ko okay yun. Pero what if, maintindihan mo pa, eh combine mo kaya. O, diba? And then laki ng kita mo. O, paano? Okay, ganito. Yung tinatawag natin power of two. Okay?
Imagine this, ha? Wala na muna, huwag na natin compete, huwag muna natin baliwin yung sarili natin sa matching. Okay, ang gagawin mo lang, imagine mo, sa unang buwan mo, kunwari, first month mo kayo, o gagawin mo lang pa ngayon, ang mindset mo lang, maghanap ka ng dalawa. Dalawa lang. Isa sa left, isa sa right, user. Ibig sabihin, magpa-personal consumption. Pero gusto ng discount. O, di pag gusto ng discount, kailangan mag-member, kailangan bumili ng easy package. Pagbili niya, sabihin mo lang sa kanya, uy, baka gusto mong kumita. Aside from being user, kumita ka. Oo naman. O, ang gawin mo, mag-refer ka lang. Sabihin mo, maghanap lang siya isa sa left, isa sa right. Dalawa lang. Okay na. Ngayon, pag ginagawa mo yung sistemang ito, pagdating ng 12 month mo, okay, anong pwedeng mangyari sa kitaan? Okay. Sabihin natin, okay, pinakamabisa, pinakamaganda ngayon yung ating C-Supreme. Okay. Imagine this, apat na boxes of C-Supreme lang, okay ka na. Okay? Naka-PC ka na, naka-personal consumption ka na, naka-0.34 ka na dyan. Okay? Actually, sobra-sobra pa. Okay? So, anong mangyari sa Jason? O, oh, apat, gawin mo, isa sa'yo, isa sa asawa mo, biyanan mo, o asawa mo, kapatid mo. Ito ang mangyayari. Sa uni level pa lang, okay? After 1 year, 12 months eh, oh, magkano daw pwede mo kitain? $500,000. Pwede na. Pwede na. Oh. Eh, pag yun, syempre, counted ng stair step. Oh. Pero syempre, sa umpisa, eh, wala mo nang kita dahil kung wala ka pang posisyon. Oh. Pero tignan mo naman, pagdating mo ng 4th month, silver executive ka na. Pagdating mo ng 6th month, gold executive ka na. Pagdating mo ng 10th month, global ambassador ka na. Pagdating ng 1 year, kumita ka na ng 989,000 pesos sa stair step pa lang. Eh, may UPP pa, di ba? Oh, oh, combine mo yan, magkano kinita mo? That's almost, ano, 1.7, 1.6 million? Oh, product pa lang yan. Ito, malupit. Sa pairing kasi, okay, pag kumita ka na, pumalo na, nag-match na, eh, hindi na pwede maulit yon. Pero ito, pag naging user, naging religiously nagtitake ng products, nagpa-personal consumption, eh, di big sabihin, mat, tinakita mo yan. O, oh, diba? Ito, malupit. Eh, di ba, paano kung nag-flow back points ka? Ibig sabihin, nag-double PC ka o nag-triple PC ka kasi dito, isa pa lang eh. Eh, hindi mo na kinwento sa mga users mo, sa mga business partners mo. Sabi mo, sige, personal consumption lang, okay lang. O, imagine mo ha, ikaw lang ang nagdo-double, ikaw lang nagtitriple. Eh, di additional 20 to 30% income yan. Imagine mo. Ha? Sa products pa lang, after 1 year, nag-member ka na ng Millionaires Club, okay? Naging member ka na rin sa, okay? Global Ambassador. O, di ba? Itong maganda, hindi pa ako tapos. Okay. Bakit? Pag ganyan ang sistema mo, malamang prime ka. Bakit? Kasi lahat, balance eh, bumibili, nagpa-personal consumption. Ibig sabihin, nagkaka-point sa bawat grupo. Oh, ito maganda. Di ahaba yung UPP mo. Ilan yung haba? 1 to 20. Pero wag ka nakatawa, hindi ito babaluin masyado. Baka magulat ka. Baka malaglag ka sa upuan mo. Hanggang 15th level na lang. Okay, hanggang 15th lang. Okay. So, ibig sabihin, i-work out mo to siguro mga 15 months. Okay? O sabihin natin, ma-maximize mo siya hanggang mga 2 years. 2 years na lang, kunwari. Okay? Naabot mo yung UPP mo. Nagkaroon ka ng system. Okay? 2 years. Okay. After 2 years, magkano pwede mo kitain? Sa UPP pa lang. Sa personal consumption pa lang. Magkano ba? Magkano nga? Huy! Magkano nga? 4.2 million pesos. Pwede na sa inyo. Pwede na. Huy! At take note, kada buwan yan, pag nagpa-personal consumption, lahat. Imagine mo, pag ikaw naka-mindset, kung ikaw mismo, user ng products, lahat kumopia sa'yo, nag-user din, balance, naging prime ka, humaba, nagkaroon ka ng sistema, 4.2 million ang kita mo sa UPP pa lang. Eto na. O, sige, sabihin natin. So, hindi ko na kumpleto eh. Kalahati lang. Left lang eh. Okay? Sumabog yung left lang. O yung right lang. Yung right sales group ko lang.
So, ibig sabihin, maliit ang kita mo, hindi mo ramdam kasi nga walang pair, walang matching. Pero, hindi ka na umalis sa easy. Bakit? Kasi maganda ang products. Tapos, yung mga business organization mo, paunti-unti. Okay? Umabot ng 2 years. Paunti-unti. Pero, religiously, ah, umating ang training, nandito ka, nag-stick ka, pero hindi mo na buo. Kasi walang left-right. Okay? Right lang o left, yun lang. O, teka lang. Hindi naman pinag-uusapan ng left-right dito, di ba? O, di ba? O, di kahit kalahati lang. Okay? Bumibili, nagpa-personal consumption, maliit ang kita sa pairing, okay, sa matching, kasi nga, walang buo. Pero dito, bumuo yung isang grupo. At bumibili, religiously, nagiging nagpa-personal consumption. O di, what is 50% of 4.2 million? That's 2.1 million pa rin. Pwede na, 2.1 million. Mahina pa grupo mo niyan. Wala pang left-right yan. Okay? O, sabihin na natin. Okay, ito na. For argument's sake, tamad ka, hayop ka. Sorry pa yung word. Tamad ka. Ibig sabihin, part-time lang. Hindi ka masyadong active. Pero, nagtitake ka ng products. Ah, binibigyan mo yung, kinakamusta-kamusta mo yung mga business partners mo. Okay? Pa-job-job din. Okay? So, 10% lang effort ang nagawa mo. Tamad ka pa nito. Sabihin na natin, tumagal ka dito kahit mga 3 years, 4 years, hanggang 5 years pa. Okay? 10%, tamad ka pa. Okay? Pero after 3 years, 2 years, depende sa'yo, depende doon sa kapagkatamad mo, 10% effort mo. Eh, pero pagdating naman, okay, nabuo mo yung 10% effort mo, okay? Ibig sabihin, may blessing ka pa rin kasi 10% of 4.2 million is still almost half a million pesos. Tamad ka pa niyan, puisit ka. O, diba? That is the power of personal consumption. Saan ka makakita ng business mo? Okay? Natamad ka na, 10% lang effort ginagawa mo, pero after 2 to 3 years, to 4 years to 5 years, kumikita ka ng half a million. At kada buwan na yan, kasi nga, pag ikaw naman, kahit tamad ka, pero nagpo-personal consumption yung mga business partners mo, kumikita ka pa din. O, diba? Saan ka makakita ng ganyang business? Alright? Okay. So, I think I am done. Yan. Yes. Hello? Yes, yan. Sir. Salamat. Marami ba natutunan? Yes. Sir, madami. Marami ba nabaliw? Nabaliw ba? Nabaliw? Thank you, Sir Jason. Grabe, hindi na kami makatulog sa kakitaan sa products pa lang. O baka may mga konting tanong, I'm willing to answer. Pero I'm about to start my another. May isa pa ako. 9 o'clock. Sir, isang tanong lang, sir. Isang tanong. Welcome, sir. Labs natin si PJ. Sabi niya, sir, paano naman doon? Sabi ko, sige, yung problema. Sige, sir, tanong. Sir, doon sa sponsoring, sino yung mas preferable na magiging sponsor? Yung top account o yung mga bottom account? Kanyari, naka-multiple head. Wala lang, ha? Paki-mute naman yung may tricycle. Kanina pa po eh. Ay, motor. Kanina pa eh. Yan. Tricycle. Ma'am, ano ba to? Si Ma'am... Janet. Yan, Ma'am Janet. Pindutin nyo po. Sana ba yun? Meron dyan yung... cannot unmute themselves, yan. Para pag ganito po, hindi tayo nakuguluhan. Lalo na yung pagpasok, may mute pagpasok. Yan. Anyway, regardless, okay, pagka hindi ka naman nag-hit ng kahit anong promo, regardless, kasi diba, 1 na tayo. Ibig sabihin, kahit 15 product packages ka, okay, kahit 15 packages ka, o 7, 12, 1, okay? Isang PC lang eh. So, ibig sabihin, counted as 1 yun. Okay? Pero, dahil, kunwari lang, future mo, may i-hit ka na promo. Okay? Gusto ng pairing. Oh, ang pairing, mas dadami ang pairing mo sa daas. Kasi, pag sa baba lang, kunwari, nilagay mo lang sa baba. Oh, di ang pairing nito, hindi damay yung sa kabilang side. Di ba? Oh, so, kung yun ang habol mo, ito. Taas. Okay? So,
Depende yan sa situation na gusto mong mangyari. Okay? Pero kung US trip, oh, ipipili ka ng isa kasi sa US trip, ano yun eh, pipili ka ng pairing, oh, di ba? Magkikreate ka ng GE. Oh, so, normally, sa taas kasi ang pairing, damay yung iba. Yan. So, depende yan sa gusto mong mangyari. Pero kung tanong lang is, sir, saan pwede? Saan maganda? Ay, nasa sa'yo yan. Kahit saan. Kasi nga, regardless na ngayon eh, kasi 1 PC o 1 PMA is damay na. Kumbaga, nakikita ka na lang ng isang identity. Yan. Okay? So, ano pa? Meron pa ba? Nalinawan naman, Mark. Yes, sir. Thank you. Ayan. Okay. Mukhang magandang pagka-explain ko o nabaliw lang kayo dun sa dulo. parang ayoko na tanong yan. Gusto ko nang pag-aralan to. Gusto ko yung isa. Okay. Speechless sir, pa lahat. Ano? 1.2 million. Out of ano, sir, may interesting interested sila doon sa isang product na bago na i-launch, yung pampagwapo daw, yung bracelet na pampagwapo. Okay. Ano ang tanong? Paano puntos nun, sir? Ano? Ano yung mga trivia na pwede na ninyong ilik sa amin. Yung mga pwede namin sabihin, abangan yes, nyo sa June 12. Kasi yung akin di ko pa nakuha, si Sir Perry meron na eh. Ako yung nag-request sa office na unahan pa ako eh. Oh, sir, isa pang tanong. Wait lang ha, para at least alam niyo yung energy natin, yung nagpapa good vibes, nagpapaano ng energy, yung ano nun, nilagay din dito sa bracelet. Yan. So isa yon sa kaya kong sabihin kasi eh, ano ba yan? Baka naman walang kwenta yan. Ano lang yan? Bracelet. Di. Meron yung, yung energy na, alam nyo yung isa pa, yung nagpapa-radiation, yung natalala nyo, yung dinidikit sa, no? Sa mga cellphones. Yan. Nandun din yan. Okay? So, dalawa yung purpose niyan. Forma plus yung, ano. So, ano ba? Sir Jason, may tanong ako. Sino yun? Ah, si Walter. Oh. Ay, may aso. Sir, di ba may itong pendant, meron na itong energy. Ah, oh, may energy yan. Yung bang nilagay ba rito, yung din nilagay sa bracelet? Yes. So parehas. Pero wala yung ano. Yung bracelet, wala nang ano yan, diffuser. Baka kala nyo, meron din yung diffuser na ano, yung bala nung ano. Ha? Wala. Sir, tanong pa. Sige, sir. Sige po. Isa lang, last na. Regarding NPP, sir, sigurado may mga, kasi may mga bago kasing nagbalik dito galing bakasyon ng mga networker, gusto nilang mag-active ulit. Regarding doon sa NPP ng EC, what if mag-re-head sila ng EC NPP, kailangan pa rin nilang i-NPP yung mga nauna nilang account o okay na yung mga re-head nila na bago? Hindi, isang NPP lang. Okay, isang NPP lang. So kung mag-re-head sila, NPP muna kasi yung luma, kailangan tumawid muna eh. Okay, bago siya maging easy. Kung pag nilagay mo ng rehead or sorry ha, bawal na kasi yung term na head, okay? Tsaka accounts, okay? Iwasan na natin kasi may mga illegal companies na scammers na nagtayo at ganoon ang tawag. So baka maano tayo, okay? Kaya nga lagi nating ginagamit na ngayon is packages and product packages kasi sa totoo naman, product package naman talaga tayo. Nagkakanon lang ng ano eh, nagkaroon lang ng idea na kasi tao-tao yung tingin. Pero sa totoo lang, package-package tayo eh. Anyway, so ano nga ba tayo? O yun. So kailangan tumawid yung ano niya eh, yung AIM Global niya sa EC. Yan. So, kapag nag-rehead siya, o repackage siya, okay? Yung package na yun, okay? EC. Pero yung luma niya, hindi tumawid yun. Okay? So, ibig sabihin, itong luma, okay, ang kita pa rin nito, hindi parehas ng EC. Okay? Kasi unfair yun sa mga bagong EC. Ah, diba? Kasi sila, ano eh, parang inactive, walang pakialam. Tapos tayo, nag-NPP, tapos sila walang NPP. Magdadagdag lang ng package. Ano na? Ay, hindi ganun policy. Kaya nga meron tayong NPP. So, ibig sabihin, gusto niya lang tumawid. Okay? Kung ayaw nila tumawid, okay lang, pero wag silang aasa na same account, same results ang makukuha nila
sa easy benefits kasi wala silang UPP. O, tapos ang PMA nila, lahat ng accounts pa rin. Okay? Kasi dito sa atin, isang PMA lang kahit ilang packages ka. Sa Luma, per package. O, di ba? So, kung 7 siya, tapos magdadagdag siya, dito, isa, dito, 7. O, so, mabigat-bigat yun. O, kaya nga sabi, para matapos na lahat, wala nang problema, wala nang gulo, mag-NPP ka, tawid mo. Pag NPP mo, red ka. O, di tapos ang usapan. Di ba? Yan. So, yun. Yun yung lagi namin sinisuggest na yung mga late na, yung mga magbabalik buhay. Yan. Easy. Easy NPP ka muna. Okay? Tapos kung dagdag ka ng mga packages mo, tsaka ka mag-package. Alright? Sorry guys, I have to say goodbye kasi nagme-message na yung isang grupo naman. Sabi sir, ready na. Okay? So sasaluhin na lang ni Sir Perry. Kaya na masagutin ni Sir Perry lahat yan. Thank you so much, sir. God bless you guys. Thank you, sir. See you guys soon. Okay, mag-set tayo na hindi biglaan. Okay? Actually no, na nagkamali ako sa scheduling. Nawala sa isip ko. Okay? So next time, magkaroon ulit tayong TQ&A. Alright? So, bye. Thank you, sir. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Walter, thank Mark. You, sir. Thank you, sir. Janet, God bless. Bye-bye po. Love you, Mama Jupiter. Love you. Ayat, ayatan taka. Bye, Sir Jason. Nagagnag kayo, ha? Nagagnag kayo. Dakmawatan. Sir Perry. Sir Perry. Yes, yes po. May question ako. Oh, ano yun? Mahirap ba yan? Hindi ako nag-review. Ano yan? Regarding sa kwan, sa rehead, sa rehead ng packages. Oh, anong sabi? Bawal na nga yung word na rehead. Ay pala, ah. Talaga, oh. Kasasabi lang eh. Oh, anong term, term natin ngayon, ha? Paano po kung bibili uli ng product package yan? Wag na yung rehead. Kasi parang ano eh. Parang illegal yung sinasabi mo. Brad, pwede ba mag-rehead dyan? O, di ba? Parang, let's make it more professional. Sir, pag bibili po uli ng product package, paano po? Ganyan. Ayan. Sir, pag bibili ulit ng panibago, ng packages. Gadgets. May tanong lang ako for, ano yung mas maganda for future, yung mga, para sa future, yung magandang mangyayari. Pag bibili ng packages, additional packages, ano yung pinakamagandang kwan gagawin mong sponsor? Yung bang first account or yung upline account? Parang ganito, kunyari mag-15 accounts ako, ang lagi ko bang gagawin na sponsor account yung top account ko sa for second, third, fourth, fifth hanggang 15 accounts or yung nasa apply niya ang gagamitin kong sponsor? Yun nga yung sinabi ni Sir Jason kanina. Kung nag-ahabol ka ng position for promotion, top account ipapasok mo lahat para doon mag-accumulate straight. Kasi ibabalik mo yung principle ng spillover. So kapag lahat ng may 7 accounts ka, lahat ng 6 na accounts naka-direct sa 1 account, lahat ng production nila pasok sa 1, sino man mauna na may production na makapag-SE, akyat kay top account. Mag-GE, akyat kay top account. Pero ang maganda ngayon, kaya it doesn't matter kasi noon, nung unang panahon, bawat isang account, kailangan mong i-personal consumption. Kailangan mong PMA, di ba? Kung 15 ang account mo, 15 ang ipi-PMA mo or mag-maintain ka ng 15. Pero ngayon, 1 is to all na. So kaya, nakadepende na sa future plan mo at sa mga gusto mong i-achieve in the future. So, nasa discretion na lang magdadagdag ng product package. Okay. Okay, sir. Salamat. Yan, so... Sir Perry. Yes po. Sherwin po ito. Uy! Sir Perry. Alamat, si Sherwin ang alamat to. Ng Santiago. Bro. Sir, bakit may AP match? May AP match. Pag nagpasok ka ng mga product points, nagiging AP match siya. Nakapag ano ka na ba? Nakapag NPP ka na ba from AIM Global to EC? Yes po.
So pag pinapasok mo yung product points, sina-accumulate niya yung 750, parang ganun. Tapos nagiging 1,000 yung ano niya. Pairing. Ang pumapasok, 1,000. 1,000. AP match, sabi niya. Pag pinapasok mo yung product points, tapos na-accumulate niya 750, AP match, sabi niya. Mm-hmm. Pero pa rin siyang AP match. Kasi ganito, sa system natin, lagi nating i-remind yung sarili natin na hindi package yung tinitingnan ng system, hindi tao. The points tao na pumapasok. So kung ano man yung unang makita ng system, yun yung babasahin. Mm. Right? Mm. So kung meron kang 1 million na waiting, ang pumasok sa weak leg mo is accumulation ng product points 750, papalo siya. Kasi di ba merong sa system na ganun. So, pagbuo naman siya na 1.5, edi buong ano yung papasok. 1.8. Okay. Thank you, Sir Terry. Pero kailangan ma-double check mo kung yung mga accounts mo ba na ano na natin ng NPP ng EC. Kasi dalawang klase ng NPP, yung new plan policy tsaka new product policy. Yung new plan policy ngayon na from transition ng AIM Global to EC. So kaya pag mag-EEC ka, mag-NPP ka ng NPP ng EC. Pag bagong produkto naman, NPP ng product. Ah, thank you, Sir Peria. So, mag-schedule tayo ulit. By the way, guys, next week, sinabi mo na ba, bro, Walter, sa kanila? Yes, sir. Next week, Friday, Sir Ian. Leadership training. Yes, next week, bibisita sa atin si Pogi, si Sir Ian. So, hako tayo uli ha, leadership training. Tapos, after ni Sir Ian, dadaling ko naman yung chuhin ni Sir Jason, yung kapatid ng may-ari. Si Sir Bong Aspiri naman makakasama natin. Alright? Yes. So, dalawang magkasunod yan na linggo ha? Sir Perry, may request nga po isa. Sino ba po? Kasi nung si Sir John ang nag-handle sa amin, bago kami na ipasa sa inyo, meron siyang... meron siyang tinitiyap sa amin na grupo sa kabanatuan. Okay. Nagsimula daw ng maliit, tapos nagsimula yung pandemic. Lumaki. Nasundan daw sila ng... lumaki daw ng lumaki yung network. Kaso ang problema, hindi makausap si Coach John Guy dahil nga iba na yung assignment niya na yata. Okay. Baka pwedeng makadukot ng isang Kay coach, share lang ng experience nila doon sa paano ginawa nila, anong nangyari, paano sila lumaki ng ganoon. Okay, sige. Mag-ano tayo, magre-resource tayo. Kasabihin ko si coach para makapagpa-schedule tayo. Pero next week ang schedule natin is si Sir Ian, after that si Sir Bong naman. Wow, pero thank you, sir. Continuous pa rin yung schedule natin. So, kung hindi man ako, maghahanap tayo para makatulong sa OKC. So, ang trabaho nating lahat is to attend, to invite, at to make sure yung bagong leaders, bagong members, makakasama natin sa ganito. Kasi consistency talaga ang kailangan natin. So, kailangan consistent tayo na nanganganak tayo. Yan. Brother Resty, kumusta? Yes, sir. Ano ba yung guwapo sa Ilocano? Nangangahit to si Brother Resty. Talaga, Sir Berry. Ha? Tataraki. Tataraki, Resty eh. Nataraki, ano mo ito. So guys, ha? Meron na ako inibitahan si Sir Ian at si Sir Bong. I will talk to Coach by next week. Kung kaya nating maisingit sa schedule, I will message Walter para maisingit natin. Ha? Sir Perry, mahirit pa ako. Yes po. Last na to. Since Kwan, nagpo-post tayo ng products, baka pwede ring ma-invite mo din si Doc Rachel para sa next to na mga product training. Sige. Pag si Doc Rachel, ihanda niyo yung mga kamay niyo. Ha? Yung pagsulat niyo dapat 200 miles per hour. Kasi mabilis magsalita yun. Ha? Pag-sundan niyo yung salita. Kasi yun yung speaker na ang paghinga is optional. biro lang. Mabilis lang talaga magsalita si Doc Rachel, pero napaka-effective. So, granted, by next week, kung kaya na kukakayanin ng schedule niya,
lagay din natin bukas, next week kasabay ni Sir Ian ng ibang araw lang. All right? I will message si Brother Walter, okay? Kung meron kayong mga gustong i-request, sabihin niyo lang sa akin para ako ang liligaw para makasama natin. Pero ang trabaho natin, ha, ang trabaho natin is to multiply and increase our number para naman hindi masasabi na oh yung unti ng OKC, di ba? Para makikita nila na dumadami rin tayo. All right? Yes, sir. So thank you, ha. Thank you so much, Coach Mark, tsaka Coach Walter, Coach Janet. Thank you, sir. Brother Esti. Yes, sir. Thank you po. Thank you po. Ang legendary na si Brother Sherwin. At sa inyong lahat po, meron pa akong training kasunod nito eh. Thank you so much. Thank you. Ingat kayo. Yes, God bless po. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye, sir. Yun, grabe, no? Oh, guys. Grabe, yung management. Nakita niyo yung importance ng pagre-reading. Yes. So, wow. Yes. Meron nga din sana ako itanong, kaya lang hindi rin nila kabisado up yung may bago sa LTC natin sa application, yung about sa Prime monitoring. Oo, yung monthly, no? Monthly chine-check niya. Oo, kasi itanong ko lang sana or kasi ma-differentiate yung pagkaiba ng kagaya yung account ko. Lahat naka-green and naka-check. Ayun. Pero yung iba, yung mga downlines ko, na flat silang naka-cross and then na-chicken lang yung personal consumption. Yun lang ang naka-green sa kanila. Ngayon, gusto ko sanang itanong din kung anong ibig sabihin yung requirements not met to be prime next month. Yun yung mga na-flat na X. Yung naka-green naman is ang sabi dito iba naman. Ito yung naka-meet up sa target. Napansin niyo na ba? Napansin niyo yung coach? May bagong application. Ate, yan yung diniscuss din na napahapyawan yata yan kanina ni Ronnie. Napahapyawan niya yan kanina. Kaya lang, ang hindi niya lang na idagdag siguro doon is yung kapag naka-green ka lahat, qualified for prime next month. Dito aba. Sa bagong update tayo. Yung mga na-flat naman, ang sabi doon, requirements not met to be prime next month. So, clarify ko lang sana kung sino makakasagot. Kasi sabi dito is qualified for next month. Sabi niya, naka-check na ako. So, ibig sabihin ba kaya is next month is qualified ba ulit yung naka-check ng green? Yung nga sana gusto ko malaman. Baka hindi pa naka-NPP yun, Coach Janet. Hindi. Ang NPP kasi, di ba sa training ko, kasi talagang, ang pagkaiba, yung training, yung sinasabi ko sa training ko, na yung NPP na dalawa. Tama si Sir Lyno. Sir Jason, na yung ECNPP is kapag yung mga old account like millennial AP na accounts is kailangan po natin mag-NPP easy para ma-convert yung account natin to empowered consumerism account. Very clear po yon. Ganun talaga. Kapag gusto mong ma-avail yung mga updated marketing plans ngayon, kapag gusto mong ma-benefit. So yung ano naman, yung question ni Sir Sherwin ba yun kanina? Yung AP, kasi yung AP account pa yun. For sure, kapag nakikita yun na AP, hindi pa siya naka-ECNPP. Ngayon, ang kitaan doon sa binary points ay 750. Kapag na-match yun, 1,000 lang ang kikitain niyang pairing. Ayun. Pero kapag direct na AP account, 500 lang ang kikitain. Pero
habang dumadami yung mga nag-iisi package ay malalampasan niya doon hanggang easy to easy na. So nandoon ka na, kikita ka na rin ng 18 18 18. Pero kapag easy ang account mo and then AP yung kinabitan, kikita ka pa lang ngayon ng 1,000 sa pairing. Ganun yun. So kailangan lang na i-NPP natin yung old account na millennial and then yung AP account. Bibili tayo ng easy NPP. Yun yung benefit na easy NPP last February 2020. Ngayon, yung easy, C-Supreme, NPP C-Supreme, ito naman yung bago para ma-benefit natin yung mga products na C-Supreme na mabibili. Yun. At saka, syempre, i-upgrade natin yung mga accounts natin para ma-benefit natin yung new marketing plan or compensation plan. So yun yung advantage ng ECNPP and C-Supreme NPP. Okay, so kung meron ba kayong may mga tanong pa ba dyan, is subukan nating sagutin. Kasi napag-aralan ko din naman lahat yan. And then yung ano, nabasa ko dito sa bagong DTC ngayon is yung 5% and 10% points direct production is tama. Yung sabi ko kahapon, Coach Tess, matandaan nyo, na iyon ay makukuha doon sa mga Unilevel and UPP. Kaya tayo magiging consistent prime kapag na-maintain natin yung 90% sa left and 10% sa right. Or kahit 70% sa left, 30% sa left. Ganun. Basta mabuo yun na 100% para maging consistent yung pagiging prime natin. Kaya maraming na lahat ng downline ko ngayon nalaglag. Nalaglag yung nakrosan sila ng puros red. Ang na-checkan lang is yung personal consumption. Wala na yung pagka-prime. So, yun. Okay lang yun, Coach. Okay lang yun. Kasi ano naman, pwede namang bumawi yung mga nalaglag sa susunod na buwan. Basta yung mga bago, halimbawa si Lisa, at saka yung ibang mga nagbabalik, dapat talaga mag-ano kayo, mag-easy SPP talaga para ma-upgrade yung mga account ninyo. Ewan ko lang kung meron si Sherwin. Sherwin, meron ka ba nun? Easy NPP? Meron na. Meron? Meron. Apo, meron pa. Ayun, meron pa. At saka upmark, bago sila mag-ano, kapag yung account nila is dormant na, kahit pa mag-easy sila, kung hindi na nakapag-email sa head office for reactivation. Yes, kailangan po, very important na mag-email tayo sa head office na ipareactivate yung account. Once na reactivated, and then mag-easy NPP na, and then mag-PC na rin, personal consumption, and then mag-add na rin ng mga additional packages. Kasi yung dalawang downline ko na hindi hindi kumita ng 1.8 dahil last yung pasok niya ng ECNPP. Kaya na i-compare ko yun. Kaya guys, kailangan yun. Pag after 6 months na hindi nagalaw ang ating account, automatically dormant ang ating account. So anong gagawin natin? Mag-email po kay Ma'am Donna for dormancy lifting para ma-reactivate. Oh, ayan. So, salamat. Sherwin, nandiyan ka naman. Gusto ko lang sanang i-second the motion mo kung tama. No? Kung kayo nasa Pilipinas at kailangan nyo ng products, pwede nyong message si Sherwin. I-send nyo sa kanya yung pera kasama yung shipping fee. Napakasipag niyan.
Okay, ipapadala niya sa JNT yung mga products na kailangan ninyo. Sobrang sipag niyan. Isa sa mga pinakamaasahan niya na kasama natin. Win, tama ba? Wow! Yes. Good power! Yeah. Great, 100%. Oh, subok na. Mas mabilis pa mag-deliver yan sa JNT, ah. Pa yan. Pag kailangan niyo ng products, JNT ni ano, i-send niyo kay Sherwin, padalahan niyo lang yung pangpadala niya at konting pangmeryenda. Yes. Eh, yes. Ano yan? Sold na yan. Sold na. Okay. Oh, so, okay. Ipapadala yung pera ka, coach. Sa... Kay Sherwin, hingin nyo yung BDO account niya. Ayan, si Ma'am. Coach, si Ma'am finish na. Ito na po. Oh, okay. Finish na po. Ayan na kay, ano, si Ma'am Malu kasi magpapadala ng, ano, ng pera kay Sherwin para maipadala sa Nevesi yung, ano, yung order niya. Wow. Sayang. Maasahan yan si Sherwin. Sige, sana message lang po nila ako. Add nila ako sa Messenger sa Facebook. True BDO, Sir Sherwin? Yes, BDO. Any, kung saan ka malapit, kunyari Palawan, M. Lulier, or BDO, basta ma-claim ko yung ano yung pera, eh, okay lang yun. Ah, okay. Pwede kong for pick-up din. Pick-upin sa BCO, pwede. Pick-upin sa BCO? Hindi, pick-upin yung pera sa M. Hulier, sa Palawan, ano ba yung mga... Pwede. Isend po sa akin yung ano yung details nung ano nung pagpapadala ko nyari. Siyempre, kailangan pangalan ko, contact number, and then isend niyo po sa akin yung receipt para ma-claim ko po yung pera. Any branch ng M. Lulier, Palawan, Cebuana, or BDO. Oo. Ay, maraming salamat, Coach Sherwin, dahil ngayon ko lang nalaman yan. Akala ko hindi pwede. Kaya si Auntie Shirley, hindi naman siya nakakalabas na. Kaya kung ano-ano na lang hinahagal, gilap ko dyan na utos-utosan. Yan, ang ating ano, tagapagligtas, Sherwin Pilios. Yes. Ang ating saver sa product. Yes, thank you. Nauna na yung codes bago. Hindi nyo kailangan lumabas. Hindi nyo kailangan pumunta sa mga BCO na malapit sa inyo. Si Sherwin ang bahala dyan. Palapakan naman natin si Coach Sherwin. Ayan. Talagang umaapaw ang ating blessing sa ating team. Lahat na. Wala yes. Na tayo mga hahanapin. Ayan. The best chance si Sherwin. 24 hours a day. Gising yan. I-message ko lang. Kung komunikasyon lang, ay grabe, powerful. Nakalimutan na niya matulog. Kawawa naman. Oo, kasi ang ginagawa ni Sherwin, nililista niya. Yan si Mamalu, papunta na sa remittance. Magpapadala na ng pera. Coach, finish na nga eh. Finish na po. Ay, meron na pala siya. Kapagpadala na. Magkano palit, Coach Malo? 126 po, baba. 126. Ay, ang baba. Bakit bumagsak? Eh, ganun naman po. Kahit naman po sa dollar, yung baba, 47 lang. Nako po. Hindi, 130 kayo lang. Nako, bumagsak. Ayan, pwede ba natin, guys, pwede ba natin ma-meet itong mga, ano, mga bagong mukha dito sa Zoom natin? Hindi lang ako familiar siguro, si Hazel Gregorio. Oo nga, sige nga. Kay Mama Salve. Okay. Yan, Mama Salve. Okay. Kung sino nag-invite, introduce nyo na lang. Okay, hi, good evening. Good evening po. Nag-invite sa akin si Ma'am Regina, si Prof. Regina Gomba. Ah, okay. Si nasaan ka ngayon, ma'am? Andito ako ngayon sa Australia. Wow, Australia! Punta tayo dyan. Welcome po, welcome po. Welcome, ayan, sige. Salamat. Si Lisa Tan. Oh, Lisa Tan daw. Sino si Lisa Tan? Anak ni Lucy Tan. Joke. Dito lang po ako sa Jones. OFW po, balik Taiwan 1 year ago. Dito na po sa Pinas. Kung apply nyo, ma'am? Si Jones. Sabi po, hindi siya naka-join dito sa Zoom. Si Joby, nagpapagod pala ng internet. Mabuti talaga. Oo. Si Joby Lynn, nasa ano, Jati, Qatar. Ay,
Jordan na sir. Jordan. Jordan. Dati. Jordan. Okay. Jordan. At sino pa ang ano bago dito? Nasaan na yung iba kanina? Ay, wala na. Si ano, si Hazel Gregorio. Hazel, oo nga, Hazel. Hello, Hazel. Hello po. Open mo naman cam mo para makita ka namin. Huwag ka mahiya, mga walang iya din kami. Sige na. Kapal mukha namin, oh. Hmm. Yan, paki-open na yung mga camera natin para makita naman yung mga kasama dito ngayon. Ayan, oh, ganda mo naman pala, Hazel. Ba't ka nagtatago? Beautiful. Taga saan ka? Messenger ko po. Ah, okay. Nag-aaral ka pa? Opo. Saan ka nag-aaral? NC po. Ayan. Sino nag-invite sa'yo dito? Kramer? Si po. Si? Kiresti po. Ay, sa Presti. Okay, welcome, welcome, Hazel. Po. Ayan. Okay, so sana makabalik kayo ha sa susunod na mga meeting. Uh-oh. Of course, Janet, ikaw na bala. Leaders meeting next Friday. So, May 28 po yun. Tama, Coach Walter? Yes, okay. 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. Philippine time po yun. Yes. Yes, okay. Pero meron tayong mga trainings dito sa mga gustong sumali para lalong ma-train. Meron tayong training every day. Bukas, ano nga ba yung training natin bukas, Coach Tessie? Ways to earn po. Nakamute. Yeah, ways to earn. Ways to earn. Okay, by Coach Juliana. Meron tayong training ulit bukas, ways to earn. Every day po yan. And then Sabado, ikap. Ayan. Coach Tessie at si Coach Michelle. And yan, meron yan. Tayong Q&A ng Sunday. Yung Q&A is napakaganda rin yan dahil it's all about our business techniques. Ayan. Business skills sa mga hindi pa masyadong nakakakilala, especially sa mga TTC natin. Ayan. At mga sistema. Magtanong lang sa amin kung meron kayong gustong itanong. Everyday yan. So, after 28, meron tayong recognition May 30. Coach Mark, okay ba? May Sige. 30. Okay, so March 30, wag po kayong mawawala. Meron tayong recognition. Meron tayong mga best attendance, mga best training. Ayan, best assignments, best compliant, lahat, yung mga activities natin. Kung sino yung mga nagpre-present, meron silang mga certificates. Lahat po, lahat ng activities natin, meron tayong nare-recognize po ang mga yan. So habang ginagawa natin yan, meron tayong goals every month. Kailangan yung PMA, regular, or double or triple. Yung mga gustong ma-hit ng goal hitters, kailangan din meron siyang PMA. PMA, alam na natin lahat yon, maintenance or personal consumption. And then may kasamang dalawang additional package. Yes, and meron kayong direct. Yung direct leader is yung bagong member. Kailangan po kasi natin ng bagong member kahit isa lang per month. Kasi sila din yung mga kasamahan natin na maghila din ng ibang kasamahan natin sa organisasyon natin. Hindi lang yung puros dagdag package. Yan. So, kaya natin yan. Tayo pa, we are courageous, di ba? Mm. Yes. Okay, so paki-open na yung mga camera natin at manguha ako ng stolen shot, then paki-pause. Ayan, may nakangiti dyan. Ayan, open po ang mga camera natin. Aim word, ayan, aim word. Open po, Coach Rhea, Coach Resty. Wala na, okay, 1, 2...
Ayan. Okay, isa pa. Power. Power naman. Power po. Power. Na-power tayong lahat na taga-easy. Ang ganda ng bagong gupit ni Coach Tessie. Thank you. Okay, walkie-walkie. Ano mga ba yun, Coach Mark? Waki-waki. Waki-waki daw. Oh, sige. Waki-waki. One, two. Yan, okay. Ang mga ngiti. So maraming salamat. Salamat. Bye-bye. Maraming salamat and see you every day and especially sa training ng mga international training specialist na ibinibigay sa atin. Kailangan po natin i-grab yun kasi bihira lang ang mga international training specialist na nagbibigay ng special training sa mga kagaya natin. So that means we are very important to them. Okay. Yes. Power ba yun? Power. Diba? So don't miss yung date na yon. Every week po yon. Pero mayroon tayong daily training po. Okay, maraming salamat. I hope na na-recognize po tayong lahat dito at dyan sa live. Ayan, keep safe dito sa Bahrain. Yung COVID noon na yung cases noon 300 nag 1,000 ngayon more than 2,000 na. So, pababa naman kami, pababa. Na 5,000 to 10,000 hanggang 15,000, umabot pa ng 18. So, ingat-ingat po tayo. Magdasal lang po tayo. Din. Grabe. Sobra. Ngayon, baba na. Malapit nang mag-plot the curve. Wala. Ang taas sa amin eh. Yung isang araw, 11 yung namatay. Dati, dalawa, isa lang ang namamatay. Ngayon, 11 na. 11, 10, 11, 10, 11, 10. Yung dating 9 namin, bumaba na ng 1,700. Oh, okay. Okay, so see you sa chat room. Wala, nakasarado yung mga kamera ng iba. Wala silang kuha. Pwede bang i-open? Gusto nyong humabol sa picture? Ayan. Ayan, kay Sir Serwin, yung dalawang inuli kong pang triple account ko. Nauna na yung codes bago nakarating yung pera sa kanya. Maganda yun. Magando. Ano? Naka-prime ka? Hindi pa din. Hindi niya kinaya pa rin. Hindi niya kaya. Talagang kulang. So, kailangan mo, Coach Tessie, nang mag-post sa'yo talaga. Tignan mo yung sinabi ito, ni... Yung ano pala, yung 10 to 5 points, dapat magagaling sa mga direct mo. So, dapat pala... 'Di ba yung first level ko is direct ko 'yun. Ako din baka pwede kong lagyan yung second, yung first direct ko, baka 'yun ang mag-aangat sa akin. I-try ko this month. Ay next month. Bago magkatapusan, kailangan. Hindi ka naka triple account na ako eh. Ay naka triple PME. Oh, pasok na. Saan mo inilagay? Sa left or right? Yung huling tanong ko sa iyo, nilagay ko sa right. Dapat pala sa left kasi mababa yung left ko. O di ilagyan mo ng left. Next kasi month na. Tignan mo yung 90% at least sa isang side. Mas maliit doon sa isang side. 90%, 90%, 10% of 90. So magiging 9. Mm-hmm. Then sa kabila naman, mas maliit. Kaya kapag mataas na sa right mo, ilagay mo sa left mo. Pero sa mother account ko 'yun eh, paano yung sabi niya na 10% sa direct production? 10% 'yun ay nakukuha natin doon sa mga first level. Kaya nga ang plano ko ilagyan ko yung first level ko kasi ako din naman yung first level ko. Walang problema, lagyan mo doon. Subukan ko, coach. Baka doon ako mapupush. Okay. Tapos i-update mo kami para makita din natin kung ano yung mga behavior ng account ngayon. Hello ma'am. Ma'am Janet. Yes po, upline. Wala po bang nakaranas ng AP match? Daddy. Ako. Ano po? Wala po bang nakaranas ng AP match? Ako nakaranas. Nakaranas po ako noong bago lumabas hindi nakalabas na pala. Na-discover ko lahat yun kasi yung mga old account ng aking downlines ay AP pa at saka meron pang millennial. Talagang may pagkakaiba. So pag tinitignan ko yung account,
AP account. And then, syempre, hindi ko pa naman na-discover noon na kailangan pa lang mag-EC NPP para ma-convert yung account na AP to Empowered Consumerism Accounts para ma-benefit natin yung mga kitaan ngayon. So kapag hindi pala nagawa yun, upline, kapag AP pa lang, talagang kahit pinairan mo siya ng EC package, ang kikitain mo, 1,000 lang. Coach, hindi. Nung nag-add ako ng account, nung December, naka-EC NPP na ako, pero nag-match ako ng AP. Yung 1,000. Pwede po yun. Actually, ganito po. Kasi yung 750 sa kabila ko, is 1,812 sa kabila ko, pinairan niya yung 750 pumaris, kaya naging 1,000 lang yung pairing. AP na, paano yun? Naka-AP yung account? Oh. Na malaki yung positional point sa binary? Mm. Siguro. Mataas yung binary kasi point. Naka-ano na rin ako, naka-easy NPP na. Kaya nga tinatanong ko, bakit may 1,000 akong pair? Supposed to be 1,800 sana. Yun nakita ko, yung match. Excuse me po, Ma'am Janet. Yes po. Ma'am Janet, yung nakikita ko po kasi dyan, yung pairing kasi natin 1,200 tama? Yung magma-match ng 1,800. Yung binary points. Binary points. Pag meron kang 1,200 points sa left mo, tapos umabot ng 750 sa right mo, AP match agad 'yon pag product points. Opo, tama. Yes, pag product points kaya lumalabas yung 1,000 AP match 'yon. So hindi mo na po yung 1,200 points na products. Oo, na-discover ko yun. Na-discover ko din yun. Discover niya yan? Hanggang 750 lang yung binary point sa kabila. Ay, yes. Nagbigay na ng pairing. Oo nga. Pwedeng sagutin ko yan? Sige nga, offline. Oh, ganito yan. Yung 80 match na yan, 750 points yan, di ba? 1,000. Opo. Oh, so ibig sabihin 750 points times 2, that's 1,500 points. Opo. So kung pag nag-match ka ulit, ang kita mo diyan 1,000. Pag nag-match ka ulit, ibig sabihin 2,000 'yan. So yung points niya 1,500 points, pero yung kinita mo is 2,000. Oo, kasi 1,000 lang yung pairing. Aha. So 2,000. So ganun pa rin ho, kumita ka pa rin ng 1,750 points nga lang sa AP Match. Ang maganda po doon, hindi yung 1,200 points para kumita ka. At least, pinagbigyan ka na ng tao. Sa bagay, maganda rin. Parang humabol lang din. Oo, tama. Kasi yung binary points na 1,500, binigyan ka ng dalawang points. Okay po ba? Yun yung kwan niya dyan. Yan yung maganda din dyan. Kasi kahit pa paano, kung hindi pa umabot ng 1-2 points yon, at least may 1,000 na doon na pumasok. AP attack, oo. AP, oo, tama. Okay. Kaya hindi pa rin tinanggal ng company yon. Kasi hindi naman tao-tao lang. Kaya nga may product points tayong binary. Eh. Hindi tatanggalin ng company yon. Hindi. Hindi tatanggalin. Kaya nga po hindi tinanggal ng company yan. Kaya, kasi points nga po ng produkto ang pinapares natin. Hindi naman tao. Tatap-upan natin ng kare-reorder. Kaya yun, pinapapos sa atin ng personal consumption para ma-accumulate yung positional points ng mabuo natin yung binary points na pinapa-acquire sa atin. Yes, tama, apply, tama. Tapos ganito rin po yan. Tapos kapag na-timing po yan dun sa fifth pair, kapag naunang nag 1,000 po yan, 750 points, di ba? Pag na-timing sa fifth pair nyo po yan, di ba may 1.5 tapos 2.2, ganon? Oo. Napansin nyo yun? Opo, kapag nauna pong pumasok yung 1,000 na yung 750 points, pumares siya sa 1,000 sa GC. Tapos biglang may pumasok po na package na in-encode, 800 lang din po yung tatanggalin niya doon eh. So yung ang kukunin niya doon, yung mismong pinasok mong package. Doon sa mga magiging,
Doon siya pa rin po. Yun ang kukunin niya. So, kita mo pa rin po yung 1,000 doon. So, ganun pa rin. Oo. Ganun nga nangyari sa ano ko sa pang... Opo, ganun pa rin. So, kung hindi naman po package yung pumasok, kung 1,000 ulit po yung nakapagbuo ulit po siya ng 750, so, yun talaga yung fifth pair mo, 1,000-1,000. Yes. Oo. So, parang yung easy to easy ngayon, kapag naka-fifth cycle tayo, meron tayong isang travel. Easy. Pero doon sa APAP naman na 750 binary points natin, kaya yun yung reward natin, yung 1/2 GC 2/2 apa GC. Oh, nakita ko lahat yun, apply ni. Marami apa. Ako doon, hindi ko pa na-claim. Pero ma-claim yun daw kapag ano, pag i-claim. Andun lang naman ho yan. Meron pa daw. Meron baka kaya, baka kaya siguro na, apat lang yung sa akin kasi AP. Apat na blister. Ay hindi, apat na retail pack. Yung na-redeem ko. Doon kung anong gusto mo sa half na GC mo. And then, di ba apply na Sherwin kapag ano, kapag nakakuha ka ng gift ng GC doon sa AP accounts is yung pang-fifth, yun ang reward mo. Pero wala ka ng 1,000. Tama? Product na. Oo, product na makukuha. Kagaya sa akin, 1,000. Meron naging pa apat na mga ano, product. Meron pa akong na-discover coach test. Yung ano, yung mga package noon na millennial, yung tagi 3,000. 399? Oo, meron pa akong downline na ganun. Alam nyo, meron na akong inilagay na account na package sa right niya. Alam nyo, hindi niya kinonsider na may tao sa kanan. Ganun pala yun. Baka ho, hindi nag-maintain po kasi. Ah, hindi, nag-maintain naman sir. Kaya lang, ganun pala. Kailangan niya na other. Upgrade din yung account na millennial to AC. So, yun, pinag-MVP ko siya ng AC. Ngayon, kumikita na ng 1818. Kung pairing, 700 na sa direct. Ayan, tapos gumana na rin yung uni-level. So, kailangan na palagi nating tinitignan yung behavior ng ating account para meron tayong mga ideas. Pero minsan lang kasi nakakalito talaga. Lalong ang daming kitaan ngayon, meron pa tayong UPP, tapos may rebates. Ayan. Nakakalito, lalo na sa mga bago. Yung UPP, madali lang naman para sa atin, nabatido na. Diba? Ang pagkuha lang naman ng commission doon is by percent doon sa level. Doon naman sa uni level is first level 10%. Second up to down is 5%. Yun. So, yun yung rank differential. Ganun din doon sa stair-step. Nakakalito. Ano ba yung gusto kong itanong kanina? As applying. Apply rest. Nandiyan ka pa? Opo. Hindi ko pa nasubukan ng nag-redeem ng Sodexo. Yung Sodexo, kapag ni-redeem mo, pero hindi ko pa lang, hindi ko pa rin kukunin, i-redeem ko lang, meron ba yung positional points na kagaya nung CBC, yung gift check na iba? Hindi ho. Kapag sa Sodexo, zero na po yan. Kasi parang kaskasi po yan eh. Kaspera. Parang kasi siya. So, zero po yan. Bakit upline? Ano yung pagkaiba ng may 150, may 200, may 300? Gusto ko malaman na ano po? Bukan. Sodexo. Na ano po? Yung amount po ng Sodexo? Opo. May 300, may 150, may 200 yata yon. 100 po saka 300. 100 and 300, okay. Ano po pagkaiba? 100 and, yung sa atin, 100 and 300. Wala naman problema yun. Kumbaga po, parang 100 peso bill, saka 300 peso bill. Parang ganun lang po yun. Instant na. Kasi tapos po, pag binili po natin yan,
wala na pong sukli yan. So dapat, so sobrahan nyo na lang po. Kung example, binili nyo yung 300, dapat ang bibilhin mo, 305, ganon. Kasi hindi naman nasusuklihan yan. Okay. Grabe sila. So mas mataas doon sa Sodexo, hindi bali na ikaw na ang apa, apa, apa. Huwag lang magkulang kasi sayang din naman. Tama. Ay, yun nga. Okay. Tama na, other learning para alam na na. Tapos, ano ba yung ano? Siyempre, naaral ko nga ang pero hindi ko pa sinubukan. Next na natin, 1.5 yun, no? Ha? 1.5 yung Sodexo? Word yung Ah, yung Sodexo natin is worth 1.5. So, ibig sabihin, kung tig 100 yun, di ano yun, 15. 15, no? 15 pieces yun. Madami-dami rin. Ginagamit. Pa? Paano yun? 1,005 na? 1,500 po yung... Yung amount po ng Sodexo. Opo, paano? Yun po yung amount ng Sodexo kapag nakapag-Sodexo ka po. Ah, ibig sabihin yun, Sir Rusty, pag nakapag-claim ka ng isang Sodexo, it's equivalent to 1,005 and 15 Opa. Pieces na slip, paper slip. Yung kwan ma'am, yung 1,500 pesos, depende po kung anong ibibigay. It's either 300, 36, 9, 12, 5, 300 or tigwa 100 na 15 pieces. So meron din po yung combination, meron din yung 36, 9, kung ano yung available, basta amount niya 1.5. Kasi ang pagkaintindi ko, bawat pair ng Sodexo is 300 lang or 100. 1,005 pala yun. Oo. At saka meron pa akong isang hindi, 1.5 po. Upline. Sige okay. Po, sige po. About sa Sodexo na yan. Kasi nag-aalanganin kasi ako. Meron ako, pero hindi ko pa ginagalaw. Ngayon, kapag ini-redeem ko 'yon pero hindi ko pa kukunin yung Sodexo na 'yon dahil nandito pa kami, okay lang ba? Apo. Hindi siya andun lang po 'yon. Walang expiration? Wala po. Andun lang po 'yon. Ayun, okay. So 'yun na lang ang nasa isip ko tungkol doon sa Sodexo ko. Hindi ko pa ginagalaw kasi. Ay, power si power si Ma'am Janet, oh. May mga Sodexo na, ibig sabihin eh kung maka-pairing talaga eh, no? Kasi pang 25th pair yan eh. Ma'am Janet, pang natin. Pang ilang pair ka pag meron kang ano, meron ka ng Sodexo? 25 po, pang 25th. Pang 25th po yan. Oo nga, tama. 25 na sa Q&A pala natin ako pang nag-question. Pang 25 pairing. Ilan na so, ba yung, ilan na ba yung na Sodexo mo, coach? Nakakaya naman marami. So, meron na akong more than 25 pairings. So, mga ilan na yung tao ko kung ganun. Sige nga, coach. Appreciate. 35. Kung perfect po yan, edi hatiin mo yan, 12-12. Kung perfect yung main head po, ah. Oo, tapos, magkano yung estimation na tao mo doon sa half? Upline. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 60? 50. 50? Oh. 50 po. 50, 55. Oh, so... mga ganun. So yung estimation na lang na nandoon is nasa 110 na tao na yon. Paano kung meron kang less than 500 na taon na upline? Depende po kasi kung perfect po siya eh. Perfect yung structure ng accounts. Oo. Kapag perfect ang structure ng account, hatiin mo lang naman po yun. Kung example sa iyo po, 100, 50 sa kabila, 50 sa kabila. So, ibig sabihin, no, ayan o, meron ka pong isang pair ng Sodexo. Oo nga. Nakaka-excite ko yun, mga gusto kong marinig. So, ibig sabihin, malaki na kung ang Sodexo mo, may lima kang Sodexo, ibig sabihin, malaki na yung organization mo yan. Oo, kung mayroon ka ng isa, ibig sabihin. Ay, ikaw naman may... ang upline din namin, di ba? Hindi ka ba maano? Hindi ka ba kasama dito? Saan ba? Dito sa organization natin. Anong ibig niyo pong sabihin? Di ba? Nasa ant naman siya eh. Ant na.
nasa grupo ka namin sa Team Ans, hindi ba? Hindi nyo pa pala. Ah, okay, oh, sige, magpakilala po muna din ako. Ako po pala si... lang ha, walang nagpapakilala sa akin kahit si Coach Mark, si upline Shirley talaga. Walang nagtuturo sa akin. Gumagawa lang ako ng paraan opo, opo. Para maturuan kong sarili ko talaga. Eh, yun po yung pinakamaganda dyan kasi you're standing on your own feet. And ang tao pong nag-i-stand sa sarili niyang paa. At yan po yung mga taong nakapag-create ng sarili niyang organization na hindi umaasa po sa spoon-feeding. Eh maganda po yung sa inyo kasi yan nakita niyo na tumayo ko sa sarili yung paa, nakapag-create po kayo ng sarili yung organization. So maganda po yun kasi dyan kayo natututo, dyan lumalawak yung pang-unawa niyo sa business at yan din po yung nagagamit niyo para lumaki ng lumaki yung grupo niyo. Kaya okay po yan Ma'am Janet yung ginagawa niyo kasi lalo na nga ngayon pandemic, eh naging asset niyo na natuto kayo dyan sa online na yan. Eh, which is yan naman po ngayon yung trend natin, online. Opo. Eh, yeah. Nakauna na po kayo, kumbaga, naging gamay nyo na, nagagamay nyo na. So, advantage nyo po yan. So, pasalamat po kayo at wala pong tawag nito, hindi kayo kinadi-kadi na. Kumbaga, tumayo na kagagad kayo. Kasi ang mga mabilis kumita po dito, yung mga hindi na kailangan ng upline. Yes. Yung hindi na nagpapaturo, yung hindi na nagpapaturo siya pag di niya talaga alam, inaamin niyang di na alam. Yung tipo kasi dito po sa business natin, ang mga mabilis kumita dito, yung hindi po upline ganito, hindi puro upline, yung tipong tumatayo na po sa sarili niyang paa, lalo na kung alam niya naman ng mag-OPP, alam niya naman mag-NDO, na alam niya na mag-product. So kung mabilis kang humiwalay sa upline mo, mas mabilis kang kumita. Mas mabilis kang mag-create ng organization mo. Ay, ano bang gusto niyo po? Matagal nakakabit kay upline o ikaw na yung may tinuturo ang organization kaagad? Siyempre may yung may tinuturoan na. Di ba? So, saludo po ako sa iyo, Ma'am Janet, kasi nagkikita ko naman po yung consistency niyo. Sabi ko nga po nung unang meeting natin po, nung unang nagkakilala tayo, may Zoom meeting na ganito, consistent lang po. Hanggang ngayon, consistent naman po. Kayo yung laging nakikita ko. So, keep up the good work po kasi kayo rin naman po nagre-reap ng rewards. Nakita nyo naman po, di ba? Nagkukwento na kayo ng Sodexo, eh mahirap din abutin yan, ma'am. Kaya ako na-excite na ako. Kaya natanong ko kasi hindi ko pa ginagalaw. Pero yung mga GC na, yung mga ano product GC, eh, marami na rin din ako nakuha. Apo. Ganito po, ako po pala, from upline Rodel po, ako po yung nakadikit mismo sa kanya sa left side niya. Tapos nasa right side ko po kayo. Kita mo na, under ka pala yung, niya eh. Hindi ko malaman saan ba ako pag... Sabi ko, sino ba yung mga grand upline ko dito? Sino ba yung mga sa upline right, ko? Sa right side ko po kayo pala, sa right side. Ay, ganun. Nakikita mo ba kami diyan sa network activities mo? Ganun ba o hindi? Yung pangalan mo ho masyado nang malayo ate, pero yun nga ho, hindi ko sa uni level ganun, hindi ko na nakikita yung mga yan kasi hanggang 10th level lang naman yan. Yung mga production niya na lang po ng mga nagpe-pay in nang nakikita ko yan, pero yung mga reorders niyo masyado nang malayo yan po eh. Opo. Hindi ko na makita kapag ikaw personal bumili ka ng maintenance mo, hindi ko na makita yan. Pero yung upline ko, nakikita mo upline, ganun. Sila yung magpapakita doon sa stair step. Sa stair step po kasi, ang magpapakita dyan, kung sino yung direct ko mismo sa organization nyo. Yes, kung sino yung direct. Kung sino yung example, may rehead si upline ko sa baba, si upline, pangalan ni Abderadel yung magpapakita sa stair step. So, ganun pala. So, si Abdel, tapos ikaw sa baba, ano, upline? Aba, sa kanan? Right side. Right side. And then, sino sa left? Dyan po sila Dwight. Sino upline? Si Dwight po, yung kasama ko sa BCO. Kilala niyo si Dwight? Torrentino? Wala, hindi ko pa nakikilala yan, upline. Na napakita ko lang minsan na naglalike ganun.
Dwight. Hindi ko pa nakikilala yan. Si Dwight Florentino. Ako din, ma'am. Tapos si Sherwin po. Nasa left side ko din po yan, si Sherwin. Ah, so nandiyan kami sa under nyo kami. Apa, apa. Ganun pala. No. Salamat. Kuya Resti lang. Si cross line nyo po si Kuan, si Sherwin po, cross line nyo. Kasi left side ko po yan eh. Ganun. Si Sir Mark. Si basta. Sige po, ano po? Mark. Isang grupo lang po kayo sa right side kasi may grupo pa yan sila tawag nito. Kung kilala sila JM Torres, sila Kelvin Cardenas. Wala na kung kakilala dyan. Hindi nyo kilala si JM Torres. Kasi, mga kwan po yan po, mga high caliber din po dito sa Tugiga raw yan eh. Sila JM Torres, sila Kelvin. Wala. Na akong kakilala dyan. Actually naman, yung dito po kasi sa ginawa nyo po na ganito, actually po, yung grupo nyo lang po kasi naman talaga to eh, sa Ants. So exclusive talaga sa Ants to. Hindi naman to papasok dito yung mga ibang mga tawag dito, members natin na hindi kasama sa team. Hindi naman basta-basta po. Kumbaga mag-i-invite lang naman tayo si Domondon, parang si Elmer. O parang i-invitein mo mag-talk. Yan yung mga kilala nyo. Ewan ko minsan na-invite yata na si opo, Kelvin na nag-share eh. Si ewan ko kung nag-share na minsan si Kelvin. Medyo kwan po 'yon, medyo bilog yung katawan niya. Kelvin wala si Kelvin. Kayo. Kilala yun apply. Si Elmer lang tapos si... Si Elmer kasi lang yung laging nai-invite din po na nakikita ko dito sa Zoom meetings nyo. Oo. Opo. Si Sir Dulay. Paul. Yun. So, yun nga ate, tawag nito. Very, very nice naman po yung naging lakad po nung, yung takbo po nung ginagawa nyo. Kasi, napaka-consistent nyo eh. Halos every other day, mayroon kayong live. So, ikaw mismo nagte-training, di ba? So, yun. Maduplicate lang yung ginagawa mo eh. Malay mo pa, maging J-Lim project tula pa yung organization mo, di power. Diba? Wag na siguro, tama na ito si upline, tama na siguro ito. Ang importante lang dito is yung gumagalaw tayo, ganun, na ayaw kong paltulugin talaga yung organization. Oo. Talagang papalo. Dapat ganun lang talaga, o. Pero hindi mo kasi mamamalayan natin sa... kaka-consistent mong ginagawa kasi yan. Dumadami ka. Kumbaga, siyempre, yung mga taong pareho mo mag-isip. At yan yung mga na-attract mo dyan eh. Kaya pansinin mo, dumadami kayo. Kapag nag-meeting na kayo, ang dami nyo na. Oo, dati, dalawa, tatlo, lima. Di ba? Unti-unti lang naman nung umpisa hanggang sa, uy, nakikita ko yung mga screenshots na dumadami na to. Power to ah. Di ba? So... Eh, nakaka-inspire. Siyempre, proud po tayo diyan kasi siyempre organization naman po natin 'yan. So, 'yun na nga ho. Keep it up lang ho. Yan na pag-igihan niyo pa. Kasi para sa inyo pa rin naman, para sa inyo pa rin naman po 'yan. Yes. Kasi yung ganito po kasi simple 'yan. Yung production niyo kailangan ko pa rin namang trabahuin 'yan eh. Kailangan kong bigyan ng pairing 'yan. So, tatrabahuin ko sa kabila 'yan. Tama? So, kung kayo nagpo-produce kayo, may left and right kayo, kumikita ka kayo kaagad dyan. So, kayo kaagad ang directly makikinabang sa mga efforts nyo. Tama. Kaya keep it up lang ho. Basta ang isipin natin, pag nag-network ka, huwag mo nang isipin kung nasa taas. Ang isipin mo yung i-create mong organization. Na hindi na natin isipin na like for example, kapag may hindi ka sinusuportahan ng team, huwag mong isipin na huwag kang mag-PMA. Oh, huwag na. Kikita si upline. Eh, huwag nating gagawin yun. Huwag pong ganun ang magiging mentality natin kasi self-defeating po yun. Ikaw din kawawa. Wala ka rin kikitain. Paano ka kikita? Tama po. Ikaw, self-defeating pa rin yun.
Sabi ko nga apply kahit hindi ako suportahan, ni-apply ko sa example lang ganun, kahit hindi niya ako sinasabi ko nang ganun sa kanila, hindi ko na papansinin yon kasi gawin ko ito para sa pangarap. Para sa iyo na, para sa iyo naman yan, hindi naman kay, na, hindi naman nakadepende yung dreams mo kay apply ni. Eh. Diba? O tama nga. Opo. Kumbaga sa NDO po kasi yan, no? Si upline, bonus na pag meron dyan, nandyan sa tabi mo, bonus na po yan. Pag hindi naman wala po ganun ka-supportive, pinag-iwanan. Okay po rin po, bonus pa rin yun kasi hindi mo naman makikilala si Easy kung wala si upline mo eh. Yes, kaya thankful pa din. Just be thankful ka pa din. Kumbaga kahit balahura yung invite sa'yo, walang sabihin mo lang, bla bla bla, anong sabihin mo dyan. Wala nang, wag na yung isipin mo na yun kasi naging ble, naging blessing na sa sayo eh. So ang gawin mo na lang since naging instrument, nakita mong opo naging instrument since gusto mo talagang gawin yung business, huwag mo nang isipin yun. Kasi ako din po yung nag-invite sa akin dati sa ganitong industry, in-invite niya ako after 1 month, siya ang unang nag-quit opo, siya ang unang nag-quit. Yung unang company po na sinalihan namin, yung Forever Living, yung upline ko po dun, yun nga, best friend ko. Pero after 1 month, siya una nawala. Buti hindi ka sumunod, sir. Mas mapangarap po tayo eh. Mababaw po yung way niya. Yes, talaga. So, kung mataas, malalim yung way mo, yan, kagaya ho, bakit nyo ginagawa yan? Kasi malalim yung mga ways nyo eh. So, kung malalim yan, hindi ka basta matitibag. So, ang pinapalalim kasi natin dito ho, yung foundation natin. Hindi na po ako mag-video po ha, kasi katabi ko yung bata. Tulog. Basta, ang isipin nyo, yung ginagawa nyo ngayon, pinalalim yung foundation nyo. Salamat. Opo, kasi kung gusto nyo po ng malaking organization, kailangan malalim ang knowledge mo sa business mo. Kagaya po niyan, ang dami niyo nang alam sa negosyo niyo. So, naiti-training mo sa downline niyo. Hanggang, yung kanina ho, may pinapasok ako dyan na bago ko, si Hazel ho. Yung direct ko po yan eh. Bagong trinitrain ko yan. So, inawan on ka ngayon. Pasok ka nga dito. Kwan naman to, technical training. Yeah, tapos nung narinig ko, naku, patay, hindi pala pang baby to. pang malupitan na pala yung training. Sabi ko sa kanya, hindi pala pang baby yan, hindi ka pa pwede sa alam dun. Sabi ko na, pero okay lang, naintindihan ko naman, sabi niya. Yun nga, pinapasok ko dito yung mga ibang ganyan natin para mas lalo pang dumami ng dumami. Yes. Pagtulungan po natin na mapalaki po yung community natin, community ninyo pa sa Ants. Kasi yan nga ho, naging okay po yung ginagawa nyo eh. Imagine nyo yan. Naparami nyo na po yung mga consistent na nakikita ko na nandito na kahit lagi si Ate Janet ang speaker sige, dyan lata. Diba? Diba? Ang lulupit pa rin makinig kasi willing na willing po silang makinig sa inyo. Kasi gustong-gusto nila po talaga matuto. Okay? So, ang maganda po dyan, syempre, actually, nagde-delegate naman kayo ng mga ibang speakers. Ang maganda po yan, ang maganda nga po yan is may nakakapag-invite po tayo ng mga speaker natin eh. O kagaya po yan, di ba si Sir Jason? Tapos andiyan pa pala si Sir Perry kanina. Oo, nandiyan. Aga din. Sumabay lang. Grabe. BJP. Oo. So, yan po. So, kapag ganito po, sumisingit-singit lang po ako na ganito. Minsan hindi ko nahahabol po kasi tumatiming na minsan papatulog ako ng bata. Natatiming po na ganun. Pero nakikinig na lang na po ako pag ganun yung lalo na sa live ni Ate Janet. Okay? Mga ganito. Ilan na lang ba tayo? Opo, apat na lang pala tayo, ano? Anim. Anim ba? Anim na lang tayo. Pero at least nakakuha. Ayan, si Ma'am Tessie. Ito, nakikita ko pa pangalan nito pag nagpapasok. Parang nakikita ko pa to eh. Pag may na-order, parang nakikita ko pa yan. Oo, kasi nagpapabili siya upline. Ma'am Tessie. Barin? Jordan. Barin, si Ma'am... Jordan. Si Ma'am James. Andarang kay Barin. Resty Aguilar. Tapos si Barin din, si Coach Mars. Siya yung magpapadala sa'yo, Coach. Upline. Apo. Ayan. Actually, po, si Sherwin po, kapatid ko po yan, ha?
Oo, magkapatid sila. Opo, kapatid ko po yan, si Sherwin. So, siya po yung ating, yan, masahan niyo po naman po yan. Talagang napakasipag naman, ho. Grabe. Oh. Appreciate pero negative po yan, dalawang taon. Dalawang taong negative yan bago pa ginawa ang EC. Apresti, ilan opo na yung... Ilang million na yung kinikita nyo monthly? Hindi pa na, wala naman po tayo sa 7 figures. Patado pong malaki na po yung 7 figures, ha? Sana, yun nga rin. Ah, talaga, hindi ako mag-kailangan. Pero, hindi, tawag nito, hindi naman tayo naglalagay ng ceiling, ho. E di, i-goal din po natin yung 7 figures na yan per month. Diba? Grabe, grabe. Kung ma-hit natin yan. So, ang kwan lang dyan, kailangan, siyempre, nakaposition talaga yung mga heads mo. Oh. Yes. Sino po dito ba yung naka-15 na po ba? 15 heads? Sino pong naka-15 accounts? Opo. 15. Ako, 18. Oh, si Ma'am Janet pala, 18. Di ba? Ako na close. Actually, madami po kaming mga extra heads pero sinasabi talaga namin 15 lang. Kasi walang limit eh. That time na nag-umpisa po kami. Eh nakita po namin yung vision kaya sige. Bago pa kami nagpasok ng tao. Ganito po ang tips ko lang po naman po sa mga family natin lalo na pag negative po yung pamilya. Ang tips ko lang po dyan, bago ko kayo maglagay ng tao, bigyan niyo po sila ng mga pangalan. Lalo na pag family member niyo naman po yan. Kasi yung kapatid ko po, dalawang taon po yan na negative, nilagyan ko ng pangalan yan. Okay, so 2 years, nilagyan ko ng tao yan. 2 years, kumikita yung account niya. Nasa akin ang ATM. Alangan, bigay ko sa kanya, negative eh. Tama? So, after 2 years, parang sabi ko, sakto pagpatayo ako ng BCO, wala akong itatao. Hindi naman pwedeng ako doon ang magtao doon. No? Siyempre, matetengga ako being a networker. So, sabi ko sa kanya, ikaw magbantay doon. May sahod ka na, bigyan kita ng motor. So, may yelong motor po yan, XRM. So, instant na ho. May motor na siya, may kita pa siya. Malayo sa trabaho niya dati. So, sabi niya, wala nang sabi-sabi. Sige, sige. O di siya po nagbantay dyan sa BCO. So, yun nga ho. Nung nakita niya yung operation, tapos ganito pala to, kuya. So, puro ganito pala to, kuya. Ganda pala to, kuya. Hanggang sa tanongin niya, di ba, kuya, may account na ako dito? sabi niya, ba't mo naman natanong? Kuya, kunin ko na. Ituloy ko na. Yun po yung sabi niya doon yan. Noon. So, prado ka. Siyempre, kumikita na po nun yung kahit pa paano kasi may tao na nga po. So, sabi ko, sige, ganito. Sabi ko, bigay ko na to. Okay, so, gawin mo na rin. Siyempre, nilagay ko pa rin yung pangalan mo. Siyempre, magtutulungan, dalawa na lang tayo. So, yun nga ho, ginawa niya nun. So, the rest is history ho. Nasa MC, nagkasasakyan, kumikita ng maayos. So, hindi ko na po problema yan kasi may ayos na kahit pa paano yung buhay niya, may kinikita. Okay, so hindi na problema ng magulang ko po yan. So naging blessing na rin po para sa akin kasi as a panganay, natulungan ko na yung kapatid ko para gumanda buhay niya. Yung BCO pala ang naging way para maging active siya, no? Sir Rusty. Opo, ang motivation talaga dyan, pakitaan nyo ng resulta po yung mga negative natin na mga kapamilya o mga kakilala. Kasi, kwan yan eh, mas malakas humiyaw yung mga result kaysa dun sa mga sinasabi mo. Kasi that time ho, nung nag-uumpisa kami, sabi ko naman, ba't ang galing ko naman, bakit ang bagal ng resulta? Ang dami namang hindi magaling, pero bakit ang lakas magpalaki ng grupo? Kasi bakit? Nagkaroon sila ng result, ang tao ang tinitingnan yung resulta, kahit hindi magaling magsalita, nakikita kasi may resulta. Nagas niya po ba ako? So, kailangan yes. Magkaroon ka ng result. Kahit maliliit po lang na result yan, nag may cheque ka, 5,000, 10,000, yung mga maliliit na resulta yan, may kita pala yan. Kahit mga maliliit na resulta po yan, nakikita nila, mayroon po kayong mga, tawag dito? Ay, dapat development sa business mo.
basta may mga result po kayo. So, ang maganda po niyan, ipunin niyo po yung mga income niyo since nasa abroad naman po kayo, maiipon niyo po 'yan. Tapos pag nagbakasyon ho kayo, doon niyo po i-check eh. Edi ang ganda po 'yan ng mga pino-posting, sine-sharing. Oo nga. No. Grabe. Kasi may mga downlines po akong galing Hong Kong na nag-forward na po dito. O di nung na-build nila po yung mga group nila. Kikita po sila ngayon dito, may mga ibang businesses sila pero yung group nila nandun na, which is yung mga downlines kasi din na naiwan doon, wala, since walang leader masyado, ako pa rin naman po ang nag-entertain sa mga organization nila. So kumikita pa rin po sila. Naka-leverage na sila eh. Ganun po din po yung mangyayari sa inyo later on kasi yung mga maiiwanan nyo dyan, kayo pa rin po pa rin naman ang maaalalay sa mga yon. Yes, tama, apply. Oh, doon sa case nila, maswerte sila kasi bakit yung mga naiwan nila doon, since nasa organization ko pa rin pa lang, since active sila, i-entertain mo at palalakiin mo pa rin, nakikinabang pa rin yung mga apply nilang umuwi. Oh. Kasi sa akin, hindi naman po forever talaga na gusto niya po bang dyan na talaga mag-stay. Hindi naman po, uuwi. Diba? Okay. Uuwi na uuwi ka mo applying. Uuwi tato, uuwi. May time din po talaga na bibigay din po yung katawan natin kahit gusto mo mag-stay dyan. Eh, syempre, may retirement time naman po tayo na gusto nating enjoy yung life po natin. Tama po ba? Tama. Yes. Oh, so, hindi pwedeng puro kwan lang ho. Puro work na lang po tayo talaga. So, darating yung time, may time frame po dapat tayo na sa ganitong age, dapat meron na akong portfolio, meron na akong assets, okay, na kaya niyang sustain yung lifestyle ko. Yes, tama. Tama pa. So, actually, marami po talagang pag-uusapan kung pagdating po sa kapag may pera ka na, anong gagawin sa pera mo, saan mo i-invest yan, paano lumago para hindi ka na magtrabaho. Kasi, ang ganito ho, yung mga pitfall naman po, yung mga pitfall ng, example, may mga downlines kayong umuuwi, o kaya may mga downline kayong nag-iiba ng ginagawa. May tip lang ako. Ang pitfall yung mga gumagawa ng ibang businesses. Example, nag-aim sila, tapos may mga iba silang business, tapos napansin mo, hindi na ginagawa yung aim. Kumbaga, na-focus yung ginagawa nila dun sa bago nilang pinatayong negosyo. Example, may mga benta-benta silang mga business, tapos napapabayaan nila yung pagne-network nila. In the first place, nung pumasok ka sa AIM, natuto ka, di ba? Baka ho dumating sa point kasi may mga umuwi sa inyo, tapos biglang nag-buy and sell, tapos may mga ibang business, tapos nakalimutan yung pag-AIM Global. Ang sa akin ho, kaya ka pumasok dito kasi gusto mo magkaroon ng another source ng income, multiple source of income. So, yung iba, nakakalimutan nila yung aim. So, kumbaga, na-defeat mo yung purpose na gusto mo magkaroon ng another source ng income eh. Kumikita ka sa aim, tapos biglang gumawa ka ng isang bagay, tapos pinabayaan mo. So, sayang naman. Kasi kumikita ka nga sa aim, kumikita ka pa sa ibang business mo, dalawa dapat. Pero, napapabayaan mo naman ulit yung kung saan ka natuto. Oo. So, sayang. Oo, kasi may mga downlines akong ganun. Na kakatay na lang ng baboy. Na oo, sayang kasi may mga kita sila tapos ang mahirap diyan mag-maintain lang dalawang C24 lang eh. Ang may maintainan lang sana eh ang laki-laki ng kikitain eh nakakalimutan nila o kaya hindi nila pinapansin eh may pamasok sa downline nila. Pwede wala silang kita. Oo. Diba? Kung upline kahit nga pala sa AEC ka kung hindi ka naka-maintain, hindi active wala, yung account mo. Hindi active yung account mo. Yung ginawa po kasi ng AIM na yan is proactive na po talaga siya. Eh. Kumbaga, ano ba lang naman yung dalawang C24 na trabahuin mo o kaya personal na use mo sa isang buwan, di ba? Ibig sabihin, pag hindi mo yan nagawa, inactive ka kasi ang tagal ng 30 days para maibenta mo yan o kaya gamitin mo yan. Kung may bumili yan. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo ginagawa. Lang, nga po. Kahit personal use lang sana. Mm-mm. Oh.
Pwede nang pwedeng Gary, pwede na yan. Ibigay sa katawan mo yan. Apo. Kung may anak ka, di bilang mo ng kiddy. Kiddy. Oh, ganun lang ko naman. Pwede. Apo. Okay, so mabuti nga ano may option. Pag hindi ka pa naka-CE, from the start hanggang na hindi ka pa naka-CE, pais kahit pa isa-isa lang, yun lang kaya mo. Oh, yung digital pa lang, eh. Kung lang naman yun eh. Kahit anong pa. Ayaw nga offline. Ewan ko, naghihinayang din ako sa mga iba na sa nagpa-member tapos nag-give up na dahil wala daw pang maintenance pero may pamili ng lipstick. Ang tayo naman to kasi ang ginagawa natin dyan sa downline talaga gusto nating patibayin eh. Pero not everyone kasi talaga yung fighting spirit hindi kaagad pa eh. Hindi mo agad mamomold agad into being an entrepreneur eh. So para hindi mo maramdaman yung mga nawawala sa grupo mo, which is ang tawag natin dyan attrition, laging dapat merong invite, laging dapat may in-OPP para yung nawawala hindi mo nararamdaman. Kaya, ko nga yan. Eh, mabuti nga ngayon, Ap, dahil sa mga ginagawa naming program na ito is lalo kaming dumadami, naka-maintenance na kami, double, triple, nakakapag-attend ng mga downlines, additional accounts, ganun. Tapos, parang nabuhay ang Team Ants. Ang ako eh. So, na talagang nangangapa pa lang nung una kasi po. Yung transition ho kasi, siyempre normal naman po yan kasi from offline tapos naging online eh, pandemic, tapos yung transition nandun po eh. At least nakapag-transit naman po. Nagawan naman ng way na makapag-adapt. Oo. So isa po kasi ang ansa talagang super active sa grupo. Isa ang ANS team sa super active sa group. Bakit apply na ANS tapos anong pagkaiba doon sa nababasa ko kay Aprodel na genuine alliance? Actually po yung genuine alliance, yan yung mother group natin. Ay. So kayo, subgroup, ANS International. So subgroup ko, ibig sabihin under sa umbrella ng genuine alliance. So ako rin po, I'm a genuine alliance leader, member. So, may subgroup ako sa kabila. Ang tawag naman, Emperor. Oh, Emperor ho. So, kung makita nyo dun sa bio ko, nakalagay dyan, team leader, Emperor founder, Emperor International. So, subgroup ko po yung Emperor naman. Parang ganun ho. Pero nanggagaling lang pala tayo upline sa Genuine Alliance. Oh, yung mother group natin yan, Genuine Alliance. Tapos nag-create lang ng sanga-sanga. Oh, subgroup po tawag yan, subgroups. Ay ganun. Kaya pala. Yung tayo pala grupo nila yan. Kelvin naman po, yung ACES International, yan. Galing sa Genuine Alliance yun, Ap? Opo. May sila, ano, Coach Nora? Hindi, ANS po yan. Ay, oo nga pala. ANS pala sa ANS po kayo, oo. Oh, ANS po yan. Sila Nora, sila Walter. ANS po yan. Under po lahat yan, Mark. Pag sinabi mo pong ANS, under yan kay Mark. Magpalit naman kami ng ano, mag-sub team kami, paano yun upline? Pwede ka naman mag-subgroup ate kung gusto mong malaki naman. Create ng sarili mong name, trademark. Optimus Prime. Speaking of Prime, ano pa ba kaya naguguluhan ako parang hindi ako makahintay ng June 12. Ano ba yung Prime? Kahit saan ka magtatanong talaga isasagot sila. June 12 ang isasagot sa iyo. Hindi ba? Ano po yan? Ano po yan? Parang ano ba yung matapakintay ng June 12? Ano ba yung speaking of Prime na nabanggit nyo kasi? Ano ba ibibigay sa atin? O meron ba tayong mga ano ba yung reward natin pagka-Prime? Nahulog ako sa Prime. Wala namang anong sinabi niyang reward po yan? Baka naman awarding.
Hindi po, may rewards ang magpa-prime. May reward daw ang mga may prime, kaya gawing consistent yung pagka-prime natin, apply. Ah, sabi? Sabi. Sa June 12. Sa June 12 yun. Ah, coach, dyan. Kaya nga, kaya nga tinatanong ko kay Apresti dahil syempre, siya yung milyonaryo na rin siya, global ambassador. Wala naman po pang sinasabi talaga yan. Kung hindi nagsalita si Sir Perry at saka si Sir Jason, lalo na po kami. Kasi nasa training team yung mga yan. Sabi nga nila, June 12. Oo, oh, puro sabi ni Coach, ni Sir Perry, kailangan magka-prime para zip. Ganun na lang. Okay. Yung manakita pag-prime ka kasi, ma'am, maganda naman yung advantage mo kasi talaga pag oo, may 5% ka pa aside sa percentage. Added percentage ka. Lalo na sa amin ko kasi kapag nag-GA yung downline mo, syempre 0-0 na yun eh. So, sa step-by-step kahit papaano kapag prime, mayroon ka pang 2% hanggang sa fifth level mo. So, 5. Kasi kapag GA na yung downline mo, wala na eh. So, kailangan mo mag-create na naman ng panibago talaga. Kasi wala ka na, mawawalan ka na ng income doon pagdating sa stereo step yun level. I mean, stereo step pala. Pero malaki pa rin yung kinikita ng global ambassador. Ano, upline? Grabe naman. Nakakatuwa talaga si AIM Global. Kaya yung mga nagsasabi, malay mo yung company na yan is mabrok. Ay, never mabrok kasi more than 15 years na po sa industry ka. Ako nga. Yes. Salamat sa sharing, Coach Sir Rusty. Maraming salamat, Apresti. Salamat sa sa time mo at saka yung mga kasama natin dito. Wala na nawala na si Apresti. Na nagpatulog na. Baka nasumama na rin na natulog. Oh, sige mga coaches, maraming salamat. Ayan, see you bukas. Ways to earn, sino po? Coach Juliana? Ah, okay. Ayan, yung mga assignments nyo ah. Kung hindi nyo gawin yung assignments nyo, wala na kayong assignments next month. I'm done. You're done. What about the others? Okay, so see you sa chat room. Wala na, nawala na si Sir Resty. Sayang, ang ganda pa naman yung motivation niya. O sige po, see you sa chat room. Bye-bye. Salamat ka, Resty, kung nandyan ka. Coach Tessie, Coach Mars, Coach Gemma, and Coach Leticia. Bye-bye. Good night. Sweet dreams. Ay, ala, ano pala yung mga nasa live? Naku po. Watching from Kuwait si Ma'am Maribeth Cabrales. Hello po. Si Coach Leticia, Coach Venus, Coach Priscilla, hello po. Andito po sila sa live. Sorry po, mabuti na lang. Si Coach Catherine, si Coach Von Ryan, and sino pa? Coach Gemma, Coach Riza, ayan, Coach Juliana, nandito sila sa live. Coach Michelle, I love easy daw. Ayan, hindi ako makapag-comment. Ewan ko ba itong cellphone ko? Ay, wala na, hindi ko na ma-highlight. Okay, lahat ng viewers, salamat ng marami. Ganon din yung... may sumali na si Sir Nico Tuason. Ayan, maraming salamat sa pag-join sa technical training ngayon, Sir. Kaya pala, hindi pala tayo naka-public. Hindi pala naka-public. Mm-hmm. Ayan, at si Ma'am Priscilla. Ayan, si... Coach Gladys, si Coach Jonah May. Maraming salamat po sa inyo. Mga hindi ko nabanggit dahil hindi ko na makita, ay maraming salamat po. Si nandito din si Queenie Montefalco. Ayan, thank you po for watching. Ayan, happy watching po and keep safe everyone.
Hindi pala naka-private, naka-ano, naka-public yung post natin, kaya konti lang siguro ang nakapanood. Okay, so see you sa chat room. Bye-bye.